1, arrogant boss and stubborn secretary. Napakalaking utang ng loob ni Bianca sa mag-aasawa na nagpa-aral sa kanya. Pero ang anak nito sa simula pa lang, hindi na sila magkasundo. Nagtatrabaho siya bilang sekretarya ng anak nitong adelantado at aroganteng si Randall James. Siya ang namamahala ng kanilang company business, isa na doon ang Fuentebella Airlines. Lingid sa kaalaman ng dalaga, may lihim na pagtingin ng binata sa kanya. Pero dinaan ito sa panginis sa dalaga? Magkasundo pa kaya sila o palaging aso't pusa kung mag-away? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Huminga muna ng malalim si Bianca bago tinulak pabukas ang pinto ng opisina. Panibagong araw na naman ang haharapin at pagtitiisan niya kasama ang adelantado at aroganteng boss na si Randall James Fuentebella, ang presidente ng Fuentebella Airlines. Kung ang ibang babae ay magpapakamatay mapunta lamang sa mga ito ang kanyang posisyon, siya naman ay kabaligtaran. Labag sa loob niya ang pagtatrabaho kay Randall James, ngunit wala siyang magagawa. Hindi niya kayang tanggihan ang mga magulang ng lalaki dahil sa pagkalaki-laking utang na loob niya sa mag-asawa. Ang mag-asawang Fuentebella ang dahilan kung bakit may pinanghahawakan siyang college diploma ngayon. At habang buhay na magpapasalamat siya sa mag-asawa. Well, except for the younger Fuentebella. Hindi niya kasundo si Randall James at talagang kumukulo ang dugo niya sa lalaki. Kung sa bagay, maging si Randall James naman ay hindi rin siya gusto. Pareho lang sila ng nararamdaman. Patas lang sila. You're late! Yun agad ang narinig ni Bianca pagkapihit pa lang niya pabukas ng pinto. Who else could have said that but the bastard himself? Nakikinikinita na niya ang nakakunot na noon ni Randall James. Kung makapagsalita ang lalaki, parang siguradong sigurado ito na siya nga ang papasok sa pinto ng mga sandaling iyon. Umaga pa lang, pero nakakailang buntong hininga na si Bianca. Dinagdagan niya iyon ng isa pa bago itinuloy ang pagpasok. Agad siyang tumingin sa wall clock, pagkatapos ay umismid. Pareho ang oras sa relo ko at sa wall clock, hindi pa ako late. Baka kailangan mo na magpalit ng relo, boss? O kaya magpatingin ka na sa ophthalmologist? Mukhang lumalabo na ang mga mata mo. Malakas ang loob ni Bianca na sagot-sagutin si Randall James. Kung hindi siya gusto ng lalaki, lalong ayaw niya ito. Hindi niya ipagpipilitan ang sarili kay Randall James at lalong hindi siya kabilang sa mga babaeng nagkakandara pa sa paghabol at pagpapansin dito. Lalo pang kumunot ang noo ni Randall James. Kahit na! Hindi tamang paghintayin mo ko. Learn some business etiquette, will you? Are you speaking for yourself, boss? Sarkastikong balik ni Bianca. Just you! Kinalma ni Bianca ang sarili, nubag nang sumagot. Tinungo na lamang niya ang kanyang mesa at nilapag doon ang dalang bag. Lumapit siya sa kinaroroonan ng coffee maker at nagtimpla ng kape para kay Randall James. Inilapag niya ang tasa sa executive desk ng lalaki. Pagkatapos ay binuklat ang organizer para sa schedule nito sa araw na yun. 9 o'clock, meeting with Sebastian Tan of Tansteel. By 9:45, you have to meet. I-cancel mo lahat ng meetings ko ngayong araw. May lakad kami ni Greg. Hindi tumingin sa kanya na utos ni Randall James. Hindi pwede. At bakit hindi pwede? Ikaw na ba ang magdedesisyon kung anong dapat kong i-cancel o hindi? Ilang araw nang reschedule ang meeting na yun. And so, let them wait. Sila ang may kailangan. Sila ang maghintay. Uunahin mo na naman ang lakad nyo kesa sa negosyo mo. Hindi napigilang bulalas ni Bianca. Ibinaba ni Randall James ang hawak na ballpen at tinitigan siya nito ng husto dahilan para mapaatras siya. Dahil alam niya ang ganoong titig ng lalaki. Tama ka! Negosyo kong unahin ko. Uunahin ko ang gusto kong unahin. Sino ka para pangunahan ako? Mataas ang boses na sabi nito. Bianca couldn't fire back. Paano pa siya sasagot kung pinamukhanan naman ni Randall James kung ano lamang ang papel niya sa opisinang iyon? Marami-raming beses na rin niyang narinig ang linyang iyon at sa bawat pagkakataon, nakakasakit iyon sa kanyang kalooban. Kung makakahanap ka lang siya ng kahit isang pagkakataon para umalis ng opisinang iyon, susunggaban na agad niya. She would go somewhere else.
Away from Randall James. Hindi ko nakakalimutang isang hamak na sekretarya lamang ako. Huwag mo rin sanang kalilimutan ang mga responsibilidad mo. Aniya at saka kagat ang iba mang labi na tumalikod na. Hindi niya hahayaan ang sarili na umiyak sa harap ni Randall James. Don't you dare turn your back on me, Bianca. Nilingon niya ang lalaki at binigyan ng nanghahamong tingin. Then fire me! Pinaningkitan siya ni Randall James ng mga mata. Para makalaya ka na? Yan ang matagal mo ng gusto, hindi ba? Bakit hindi ka mag-resign? No, hindi siya pwedeng mag-resign. Nakakahiya sa mga magulang nito kapag ginawa niya iyon. Si Randall James ang dapat na magpatalsik sa kanya para may maidahilan siya sa mama nito. And then, she would go abroad para milya-milya na ang layo niya sa lalaki. Kapag nangyari yun, sisiguruduhin niyang hindi na magkukrus ang mga landas nila ng aroganteng lalaki. Fire me! Ulit ni Bianca. You resign! Hamon ni Randall James. Bigyan mo ko ng mas matindi pang dahilan at baka gawin ko nga yan, boss! Aniya na binigyang diin ang huling salita. Muli niyang tilikuran si Randall James at tumungo sa ladies room. Nagpalakad-lakad si Bianca sa loob ng ladies room. Pilit na kinakalma ang sarili. Lumalagutok ang kanyang sapato sa sahig. Magkasalikop ang mga kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Nakakainis ka talagang lalaki ka. Kailan mo ba ako bibigyan ng katahimikan? 5 taon na ring pinagtitiisan ni Bianca na kasama sa trabaho si Randall James. Normal na sa kanila ang pagpapalitan ng maaanghang na salita. Pero nanglalani lamang iyon sa loob ng opisina. Kapag may kaharap na ibang tao, civil naman sila sa isa't isa. At hindi lumilipas ang araw na hindi siya nakakatikim ng paninita mula sa lalaki. Ang kinaiinis pa niya, hindi na napakaliit na bagay, pinapalaki ng binata. Mabilis nga. At madalas, sinasadya na niya ang mga kapalpakan para tuluyan ng magalit si Randall James at patalsikin na siya. Ngunit sa bantang huli, siya rin ang laging sumusuko. Sino ba ang nakaimbento ng salitang insubordination at mukhang hindi yon alam ng lalaki? Why couldn't he just fire her on those grounds? Minsan tuloy, iniisip niyang baka terorista siya sa nakaraan niyang buhay at si Randall James ang karma niya ngayon. Ah! May pagkakataon nun palang nagiging mabait ang lalaki sa kanya. Yun ay kapag birthday niya. Tahimik lang ito kapag kaarawan niya at binibigyan pa siya ng regalo. Kapag tumatapat sa Sabado o Linggo ang birthday niya, nag-iiwan pa ng regalo sa labas ng kanyang apartment. Hindi niya kasi pinapapasok ang lalaki doon. Noong 18th birthday niya, may nag-iwan ng potted rose sa labas ng kanyang dorm. Happy birthday lang ang nakasulat sa card kasama ng potted rose. Walang nakalagay na pangalan. Inisip niyang galing iyon kay Randall James, but later that day, he showed up and handed her a designer bag. Pero hindi man alam ni Bianca kung sino ang nag-iwan ng halamang iyon, sa labas ng pinto niya, inalagaan pa rin niya iyon at pinalago. May green thumb siguro siya dahil nabubuhay ang bawat sangang kinukuha niya mula sa halaman at itinatanim. Birthday lamang niya ang tanging araw na hindi siya inaaway o kaya ay sinisinghalan ni Randall James. Napipilitan tuloy siyang magbigay rin ng regalo sa lalaki kapag birthday nito. Hindi niya alam kung binubuksan ba nito iyon o itinatapon lang sa basurahan. Ano nga ba naman ang gagawin ni Randall James sa regalo niya na malabang ay basura lang para dito? He has everything. Ilang sandali ang pinalipas ni Bianca bago pinasyang lumabas na ng ladies room. Nakatulog ka ba sa ladies room? Muling banat ni Randall James. Pagbalik na pagbalik niya sa kanyang pwesto. Tama ka! Kaya lang, nanaginip ako eh. Hindi pa naginip kundi bangungot. Pati sa panaginip ko, hindi mo ako tinatantanan. Bangungot ha? Baka naman kung ano nang ginagawa mo sa akin sa panaginip mo. Umamin ka! Bahagyang umangat ang gilid ng mga labi ni Randall James. Panunokso ba yung nababasa niyang kislap sa mga mata ng lalaki? Yuck! Ikaw? Please, don't flatter yourself too much. Hindi ang tipo mo ang papangarapin ko. Nawala ang kislap sa mga mata ni Randall James. Akala mo naman kung sinong maganda? Parinig nito. Pinatulan naman iyon ni Bianca. Aba, maganda talaga ako. Nakikita mo tong pagmamukhang to? Itinuro niya ang sariling mukha. Wala pa tong makeup, maganda na. Samantalang yung mga babae mo, mukhang aswang kapag dahilamusan ng tubig ang makeup. Parunggit niya. Malakas ang loob niya na gawin yun.
dahil totoo namang maganda siya. Aware siya sa kanyang mga pisikal na katangian. Muling umangat ang gilid ng mga labi ni Randall James. Maganda nga, tomboy naman. Anito, saka binitiwan ang hawak na ballpen at tila relax sa sinandalang likod sa backrest ng swivel chair. Umangat ang isang kilay ni Bianca. Ako? Tomboy? Excuse me? Lalaki ang gusto ko, no? At malapit ko na siyang sagutin. Pumasok sa isip niya si Tristan Jade. Gwapo at may sinasabi sa buhay ang lalaki. Ilang buwan na rin itong nanliligaw sa kanya at kinikilig naman siya sa mga buladas ng lalaki. Kumunot ang noon ni Randall James. Huwag kang mag-imbento ng kwento, Bianca. Wala ako nakikitang manliligaw mo. Dahil professional ako, boss. I don't mix business with pleasure. I don't believe you. Eh ano kung ayaw mong maniwala? Hindi yun kawalan sa akin. Wala akong pakialam sa'yo. Basta, naipakilala ko na sa mama mo si Tristan. Aniya habang nagkakalkal sa kanyang bag. Biglang tumayo si Randall James at umupo sa harap ng kanyang desk. May ipinakilala ka kay mama? Naniningkit ang mga matang tanong nito. Nagtaas si Bianca ng isang kilay. Dapat lang na makilala ni tita ang lalaking pakakasalan ko. Kasal agad? Kasasabi mo lang nasasagutin mo pa lang. Ngayon kasal na agad? Doon din naman ang punta namin. Teka nga, bakit personal na buhay ko ang pinag-uusapan natin? Pwede ba, boss? Labas ka na ron, okay? Ika-cancel ko na mga meeting mo. Umalis ka na para matahimik naman ako dito. Bakit nga ba napunta sa love life niya ang usapan? At bakit niya pinapatulan si Randall James sa ganoong usapan? She couldn't believe they had that kind of conversation. It was the first time. Pero ang mas kinagulat niya ay ang reaksyon ni Randall James nang sabihin niyang may nagugustuhan siyang lalaki. Mukha itong natalo ng napakalaking halaga sa isang sugal. Ipinagkibit balikat na lamang iyon ni Bianca at nagpatuloy sa paghahalungkat sa bag. Ilang sandaling nanahimik si Randall James bago tumayo. Boss, pwede ba akong absent bukas? Sisiguruhin kong maayos ang mga kakailangan ni mong papers para bukas. Promise! Ani Bianca sa pinalambing na boses. Kahit paano ay nagagawa niya iyon, pero bihirang-bihira iyong mangyari. Hindi pwede, pumasok ka bukas. Ani Randall James at nagtuloy-tuloy na sa pinto. Hinablot ni Bianca ang isang folder at tumaktong ibabot iyon sa likod ng papalayong figura ni Randall James. Pag-angat niya ng kamay, eksakto namang lumingon ang lalaki. Naipaypay niyang bigla ang folder. Ang init ano, boss? Nakangiwing wika niya. Paanong iinit sa loob ng opisinang yun? Kayong nakatodo ang aircon. Ibato mo ko, ibabato mo! Pabalibag na isinara ni Randall James ang pinto na lalong ikinangiwi ni Bianca. Napahiya siya roon. Hindi na nagtataka ang mga empleyado ni Randall James dahil sanay na sa mga bangayan nila. Kahit paano naman, iginagalang din siya ng mga empleyado doon dahil alam ng lahat na anak ang turing sa kanya na mag-asawang Fentebelia. Hey Art! Take it easy, pare! Saway ni Harold sa sunod-sunod na paglagok ng alak na ginagawa ni Randall James. Hindi pinansin ni Randall James ang kaibigan. Bumaling siya kay Harold. Ano ba ang problema ng isang to? Pakibit-balikat ang isinagot ni Harold. Erica has been looking for you, Randall. Ani Nathan. Erica who? Nakunot ang noong tanong ni Randall James. Langya, pare. Nakalimutan mo nga talaga siya? After you... Anyway, ano bang problema mo? Nalulugi na ang airline. Biro niya. Alangan namang sabihin niyang may gumugulo sa kanyang isip. No way. Tigilan mo kami, Randall James. In 10 years time, baka magsipagsara na ang lahat ng airline companies, maliban ang sayo. Wika ni Harold. Beer pa! Aniya sa dumaang waiter. Gusto mo ng chicks? May ipapakilala ko sayo. Sabi naman ni Nathan. Tigilan mo ko, Nathaniel. Hindi ako katulad mo. Aniya. Tama si Randall, Nathan. Nambababae lang yan kapag... Isa ka pa, attorney. Aniya kay Harold. Matinik na abogado ang lalaki. Tigilan nyo nga ako. Dapat siguro yung mga may asawa na lang ang niyaya kong lumabas. Sorry, broad. Wala ka makakagilap sa apat na yun. They had all boarded a cruise ship. Honeymoon na naman. Nakangiwing wika ni Nathan nang tinutukoy ang apat pa nilang kaibigan na nagsipag-asawa na. So, anong silbi ng mga eroplano at jet ko?
kung hindi ko mapapakinabangan ng mga iyon. Umiling si Nathan. Masama talaga ang tama mo, pare. Ano bang problema mo? Babae ba? Ako? Mamomroblema sa babae? No way! Defensive na sabi ni Randall James. Okay, sabi mo eh. Ani Harold. What about you, Nathan? May pinupormahan ka ba ngayon? Kibit balikat lamang ay sinagot ni Nathan. Oh, come on. Well, I don't know. I mean, hindi siya mawala sa isip ko. Gusto ko siyang laging nakikita. Ngayon ko lang naramdaman ng ganito. Pagkukwento ni Nathan. Siguradong magugulat ang sinumang makakarinig sa pinag-uusapan nila. Walang mag-iisip na mga tulad nilang lalaki na matagumpay at respetado sa kanyang-kanyang piniling larangan ay para ding mga babae na pinagkukwentuhan ang buhay pag-ibig ng isa't isa. Well, they shared secrets but they don't kiss and tell. Patunay lamang iyon na maganda ang samahan nilang magkakaibigan. Pagkakaibigang nabuo nung nasa kolehiyo pa sila at patuloy yung tumitibay hanggang ngayon. Ibig bang sabihin niya, Nathan, kailangan na rin namin maghanda ng account para sa first baby mo? Tanong ni Harold na hindi maitago ang ngiti. Ang mga firstborn kasi ng bawat isa sa kanilang pito ay kailangan ipagbukas silang magkakaibigan ng bank account na milyones ang laman. So far, apat pa lang ang nag-aasawa sa kanila. Patuloy lamang si Randall James sa pag-inom, pero matalas ang kanyang tenga sa pakikinig sa usapan ng dalawa. Ano ba naman yan, attorney? Nakapag-conclude na agad yung isip mo. Kung sa bagay, lalo ka nga palang yumaman ngayon pagkatapos mong maipanalo ang kaso ni Miguel. Si Senator Miguel de la Rama ay ama ng kaibigan nilang si Paolo. Nadawit ang pangalan ng senador sa graft and corruption. Dahilan upang i-freeze ng pamahalaan ang lahat ng ari-arian ng mga de la Rama. Hindi nila iniwan si Paolo. They were almost like brothers so they were all there for him. Lahat sila kumilos para tulungan ang kaibigan. And who told you I charged him? Yung mga staff ko at legal work lang pinabayaran ko kay Paolo. Hindi ko siya siningil ang attorney's fee. What can I say? Masarap talaga magkaroon ng kaibigang abogado. Natatawang sabi ni Nathan. Tumayo na si Randall James. Mauna na ako sa inyo mga pare. Ang labo mo, Randall James. Ikaw itong nagayang uminom tapos ikaw ang mauunang umalis? Hayaan mo na siya, Nathan. Mukha may pinagdadaanan. Natatawang sabi ni Harold, saka bumaling sa kanya. Here's the catch, pare. Kapag nauna kang umalis, ipapahiram mo sa amin yung bagong bili mong Jade Citation X. Ang Jade Citation X, pinakabago niyang Jade sa hangar. Tama! Yun ang gagamitin namin sa paglilibot around the world. Segunda ni Nathan. Bahala kayo! Hiramin niyo ang jet basta kayong bahala sa fuel at sa sweldo ng piloto ninyo. Nagkibit balik at tugon niya. Wala siyang pakialam ngayon sa mga eroplano at jet. His mind was busy thinking about something or someone. Anong nakain mo, Randall? Ipapahiram mo nga yung jet? Nakabulag at tanong nila. Kasasabi ko lang. Bali walang tugon niya. Nagkatinginan ang dalawa. Pagkatapos ay nag-high five. Randall, iho! Bungad ng ina ni Randall James. Tumayo ang ina upang salubungin siya pagpasok niya sa entertainment room. Pero napatigil din ang ina sa akmang paghalik sa kanyang pisngi. Ang aga mo yatang uminom ngayon, iho. Nagkayayaan lang, ma. Sagot ni Randall James. Umupo siya sa single-seater sofa at itinuon ang tingin sa malaking TV screen. Kung hindi siya nagkakamali, The Time Traveler's Family ang pelikulang pinapanood ng mga magulang. Kamusta ang opisina, iho? Tanong ng kanyang papa. Fine. Randall, may gusto ko bang sabihin? Tanong ng kanyang mama nang marahil ay mapansing pasulyap-sulyap siya na pang ito. Huminga siya ng malalim. May pinakilala daw sa inyo si Bianca, ma? Nagkatingin ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay halos sabay na sumilay ang makahulugang ngiti sa mga lapi. Tumikhim ang kanyang papa. Are you referring to Tristan? Oo, pinakilala nga siya ni Bianca sa amin. Manliligaw raw siya. Napamulagat si Randall James at napatuwid ng upo. Kung gayon, totoo nga ang sinabi ni Bianca. May nanliligaw kay Bianca? Muli, nagkatinginan ang kanyang mga magulang. Hindi nagugulat ang kanyang mga magulang sa pagtatanong niya dahil kahit anuman ay tatanong niya, sa mga ito ay hindi siya nahihiya.
Sa mga magulang niya siya tumatakbo kapag may bumabagabag sa kanya na kahit ano. Kaya ako nagugulat man ang mga magulang niya ngayon, marahil ay dahil sa bumabagabag na nabakas sa kanyang mukha. Hindi kasi siya mapalagay. May lihim bang pagtingin ng binata para sa dalaga? Bakit tila nagsiselos ito nang malaman na may nanliligaw si Bianca? Iho, magtaka ka kung walang manliligaw kay Bianca Caroline. Parang hindi mo naman alam na ilang beses nang hinimok ang batang iyon na sumali sa mga beauty contest. Sagot ng kanyang mama na kapag si Bianca pinag-uusapan ay laging may kakaibang kislap sa mga mata. His parents, especially his mother, loved Bianca. Solong anak si Randall James at alam niyang naghahanap ng anak na babae ang kanyang mama. Yung pwedeng makasama ng ina sa pamamasyal, sa pagsa-shopping, sa pagpunta sa mga beauty parlor at yung pwede nitong bilhan ng mga damit. At pinupunan iyon ni Bianca. Pero hindi naman puppet ang dalaga. May sarili itong pag-iisip at mga prinsipyo. At aminado siyang niminsan ay hindi niya nakita ang dalaga na nag-take advantage sa kanyang mama. I think balak nang sagutin ni Bianca si Tristan, honey. Bakit hindi? Eh magandang lalaki rin naman ang binatang yun. Anang papa niya na kumindot pa sa kanyang mama. Bakit, iho? Ikinuwento ba sa'yo ni Bianca si Tristan? Magkasundo na ba kayo? Of course not! Agad natanggay ni Randall James. Hindi kami magkakasundo ng amusonang yun. Eh bakit mukhang apektado kasi nalaman mo? Huwag kang mag-isip ng iba, ma. Gusto ko lang malaman kung nagsasabi ng totoong babaeng yun. Tumayo na siya at busangot ang mukha na lumabas ng entertainment room. What took him so long to notice her? Tanong ni Randall sa asawang si Jasmine na makalabas ang kanilang anak. Pareho silang napangiti ng maluwang. Matagal na niyang napapansin si Bianca Caroline, honey. Ngayon lang na-alarma dahil may pinakilala na sa atin si Bianca. I am afraid mahihirapan si Randall James kay Bianca. Paano mo naman nasabi yan, Randolph? Well, si James, matagal na nating alam ang tinatago niyang pagtingin kay Bianca. Remember the times we caught him staring fondly at Bianca? Yeah, there was a dreamy look in his eyes. Kinikilig na pagsang-ayon ni Jasmine. Pero si Bianca, hindi ko siya nakitang hindi nakairap kay James. Himutok niya. Natawa si Jasmine. Trust me, honey. Malapit na nating maging magunang si Bianca. Mabuti naman. Hindi ba naiinggit ang anak mo kina Matthew, Timothy, Kenneth at Paolo na may mga chikiting na? Ah, gusto ko ng maraming maliliit na James. Maliliit na Bianca ang gusto ko. She's so beautiful. Yeah, mabuti na lang pala at hindi pumayag si Bianca na legal natin siyang ampunin noon, gaya ng gusto mo. Bagay sila, hindi ba, honey? Maluwang ng ngiti lamang isinagot niya sa esposa. Oh, bakit ka bumalik? Tanong ni Bianca kay Randall James pagpasok ng binata sa opisina. Hindi sumagot ang amo. Sa halip ay tuloy-tuloy lang na naglakad. Saka umupo sa swivel chair nito. Paano? Pupuntahan mo na ba yung ibang appointments mo? Tanong ni Bianca. Hindi pa rin tumugon si Randall James. Abala ang lalaki sa pagkutingting sa cellphone nito. Para siyang kumakausap sa hangin. Nice talking! Parinig ni Bianca ngunit deadma pa rin si Randall James. Ano ba ang problema ng lalaking to? Himala! Hindi ako iniinis! Kung ganito ba lagi, okay na okay sana! Sumapit ang lunch break. Mabilis na kinuha ni Bianca ang kanyang bag at saka tumayo. Gutom na talaga siya. Hindi siya nakapag-almusal kaninang umaga at hindi rin nakapag-coffee break man lang dahil sa dami ng trabahong dapat niyang tapusin. Saan ka pupunta? Tumaas ang kilay ni Bianca. Napatigil din siya sa paghakbang. Aba, nakakapagsalita ka pala. Akala ko kanina napipi ka na eh. Sagutin mo ang tanong ko. Bakit ko sasagutin ang tanong mo? Sinagot mo ba ako kanina? Aniya at tumalikod na. Huwag itong lolo ko loko sa kanya at talagang gutom na talaga siya. Magbiro na si Randall James sa bagong gising. Huwag lamang sa gutom na tulad niya dahil nakakainit ang ulo. Bianca Coraline. Lumingon siya. Masakit sa tenga, James. Binilata niyang lalaki bago tuluyang umalis. Tinawag niyang amo na James. Tanging pamilya lang ng lalaki ang tumatawag dito ng ganoon. Hindi niya alam kung bakit iyon ang tawag niya sa lalaki. Hindi naman siya sinita ng unang beses niyang tawagin ang lalaki sa ganoong pangalan. Sa mga kaibigan nito, ito si Randall.
Ang Randall James ay pinagsamang mga pangalan ng mga magulang nito, Randolph at Jasmine. Tuloy-tuloy nang lumabas ng pinto si Bianca. Bibitayin ka na ba? Kung makakain ka, parang last meal mo na yan ah. Muntik nang mabulunan si Bianca nang marinig ang boses ni Randall James. Walang paalam na umupo ang lalaki sa katapat na silya ng mesang inuukupan niya. Maagap na inabutan ni Randall James ng tubig si Bianca. Gusto mo talaga ako mamatay ano? Singhal ni Bianca na makabawi. Hey, easy! Bakit nga ang dami mong pagkain? Tanong ni Randall James na inwestra pa ang pagkain sa mesa. Chicken barbecue at kalahating kanin lang naman iyon. Ang marami ay ang iba't ibang fresh fruits. Mahilig kasi siya sa prutas at kapag gutom siya ay talagang nilalantakan niya ang mga iyon. Isang himala na hindi nagloloko ang kanyang tiyan kahit halo-halong prutas ang kinain niya. Pinalo ni Bianca ang kamay ni Randall James na akmang kukuha ang binata ng strawberry. Ganito talaga akong kumain. Ano bang pakialam mo? Umalis ka nga sa harap ko. Naistorbo mo ang pagkain ko eh. Hindi ka nag-breakfast no? Bakit hindi ka nag-break kanina? O kahit hindi break time, dapat kumain ka? Nakakunot noong wika ni Randall James. Ngumisi si Bianca. Concerned ka? Sa pagkakatanda ko, san tambak na trabahong iniwan mo sa akin dahil inuna mo mga kaibigan mo? Hindi naman siya galit sa mga kaibigan ng lalaki. Sa katunayan, hinahangaan niya nga ang mga iyon. Ang mga taong iyon, pa nga ang nauunang kumausap sa kanya kapag nakikita siya sa kahit saang lugar. Ikukuha kita ng assistant. Bigla ay sabi ni Randall James. Natawa si Bianca. Sekretary na may assistant? Nagpapatawa ka ba, James? Kailan ba ako nagbiro? Natigilan si Bianca. Lahat nga ng sinasabi ng lalaki ay ginagawa nito. Subukan mo! Banta niya. Talagang gagawin ko. Kampanteng wika ni Randall James. Bago pa niya nasaway ang lalaki ay nakakuha na ito ng isang hiwa ng pinya mula sa plato niya. Abat! Huminga ng malalim si Bianca. Kailan mo ako ikukuha ng assistant? Bukas na bukas din. Tumayo na si Bianca. Good! May makakapilit na ako. Pwede na akong umalis. Expect my letter of resignation on your table first thing tomorrow morning. Magre-resign na lang siguro siya kaysa sa hintayin patalsigin siya ng lalaki. Pinigilan siya ni Randall James sa braso. Hindi ka pa tapos kumain. Nandyan ka kasi, nawalan na ako ng gana. Pumiksi si Bianca upang makawala kay Randall James. Masyado kang high blood, Bianca. Tumayo si Randall James. Sige na, tapusin mo na ang pagkain mo. Bukas hindi ka pwedeng pumasok nang hindi kumakain o kaya ay nagbe-break. Hindi mo siguro gugustuhin na dalhan ka lagi rito ni mama ng pagkain. Pagkasabi noon, umalis na ang lalaki. Nasundan na lang ni Bianca ng tingin ang papalayong bulto ni Randall James. Kinabukasan, siniguro ni Bianca na mag-aalmusal muna siya bago pumasok sa trabaho. Himala na ang himala, ngunit sa unang pagkakataon naging tahimik ang buong araw niya. Hindi siya ginulo ni Randall James. Tahimik na nagtrabaho ang binata at sinunod ang lahat ng appointment na nakaschedule ng araw na iyon para dito. Sumapit ang lunch break. Subsub pa rin ang lalaki sa trabaho. Patingin-tingin si Bianca sa orasan. Mukhang walang balak si Randall James na kumain. Boss, lunch break na! Hindi napigil ang isatining ni Bianca. Go ahead! Marami pa akong tatapusing trabaho. Okay! Tumayo na si Bianca. Pakialam ba niya kung ayaw kumain ni Randall James? Bianca! Oh, bakit? Wala! Ang labo mo, boss! Lumabas na siya. Pasakay na si Bianca sa kanyang kotse ng hapon na iyon nang lumapit sa kanya si Randall James. Tila kanina pa ang lalaki doon. Iwan mo na ang kotse mo. Sa akin ka sasabay. Hinihintay ka ni mama sa bahay. As usual, dinner. Anito na mababakas ang kapaguran sa itsura. Wala na sa ayos ang tie at magulo ang buhok. Aware kaya ang lalaki sa itsura nito? Bahagyang ipinilig ni Bianca ang ulo. Bakit ba niya pinagkakabalahang punahin ang itsura ni Randall James? Himala! Isasabay mo ko? Nakangising tanong ni Bianca. Pakisabi na lang kina tito at tita na pass muna ako. Ah, wag na. Tatawag na lang ako sa bahay ninyo. Pilit niyang pinasisiglang boses kahit ang totoo, kanina pa masama ang kanyang pakiramdam. Hindi ka pwedeng tumanggi. Kumunot ang noon ni Randall James habang nakatitig sa kanya. Bakit ang putla mo?
Kulang lang ako sa init ng araw. You know, vitamin D? O paano? Aalis na ako. Ano niya? Ngunit bigla siyang napahawak sa pinto ng sasakyan na makaramdam ng pagkahilo. Agad na nakalapit sa kanya si Randall James at inalayan siya. Bianca! Pasensya na, boss. Ganito talaga ang buntis. Ani ang pilit pa rin nagbiro. Buntis ka? Buntis? Tila mas maputla ng lalaki kaysa sa kanya. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nitong nakaalalay sa kanya. Buntis ka? Uuwi na ako. Kailangan ko magpahinga. Nakaka-stress ang pagkakaroon ng boss na katulad mo. Ah, kailangan ko na tagulsurong mag-resign. Tulala lamang na nakatitig sa kanya si Randall James. Pumitik si Bianca sa hangin. Boss, pakibitawan ang braso ko. Kailangan ko na talagang umuwi. Napangiwi ulit siya nang umatake na naman ang sakit. Ihahatid na kita. Wika ni Randall James na hindi siya binigyan ng pagkakataong makatanggi. Hinila na nito ang kanyang braso. Hindi na rin tumutol si Bianca. Masama talaga ang kanyang pakiramdam at baka maaksidente pa siya kung pipilitin ang sariling magmaneho. Pasulyap-sulyap si Randall James sa kanya habang nagmamaneho. Tila may gustong sabihin pero hindi makahanap ng mga tamang salita. Pakibilisan, James! Natutop ni Bianca ang bibig. Parang bumabaliktad ang kanyang sikmura at gustong lumabas ng lahat ng kinain. Gusto mong itigil ko muna ang sasakyan para makasuka ka? Pag-aalala ba ang nahimigan niya sa tinig ni Randall James? Pero malabo iyon dahil pagsulyap niya sa lalaki ay madilim ang mukha nito. Kaya ko pa naman. Don't worry, hindi ko susukahan itong bagong-bago mong sasakyan. Pakibilisan na lang, please. Pakiusap ni Bianca. Pumikit siya at sinandal ang likod sa backrest ng upuan. Hindi lamang pagsusuka ang gusto niyang gawin. Nanginginig na rin ang mga tuhod niya at unti-unti na niyang nararamdaman ang pagguhit ng sakit sa kanyang puson. Gusto niyang mumaluktot sa sakit at naiinis siya dahil nasasakyan ng binata ang kanyang kahinaan. Dapat pala, nag-undertime na lang siya para nakauwi agad siya. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Bianca pagdating sa kanyang apartment. Dahil sa panginginig ng kamay, lalong hindi niya mahagilap sa bag ang susi ng pinto. Kinuha ni Randall James ang bag niya. Let me! Pagkabukas na pagkabukas ng pinto, agad na tumakbo sa lababo si Bianca at sumuka ng sumuka. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa paglalabas ng lahat ng kinain niya ng araw na iyon. Bahagya pa siyang napaigtad nang maramdaman ang paghagod ng isang kamay sa kanyang likod. Masarap sa pakiramdam ang ginawang hatid niyon. Maa-appreciate na sana niyang ginawa ni Randall James kung hindi lamang niya nakita ang maasim itong mukha habang pisil-pisil ang sariling ilong. Tila diring-diri sa suka niya. Binuksan ni Bianca ang gripo upang mawala ang sangkaterbang suka. Lalong umuwi si Randall James nang umalingasaw ang maasim na amoy sa paligid. Ang arte talaga ng unggoy na to. Nanghihinang humiga si Bianca sa sofa. Hindi na talaga kaya ng katawan niya. Boss, pakiabot ng medicine kit na nasa ibabaw ng ref. Walang lakas na wika niya. Ipinikit na niya ang mga mata. Gusto niyang hilingin na himatayin na sana siya para hindi na makaramdam ng sakit. Kung pwede nga lang na uminom siya ng papatulog ay ginawa na niya. No, hindi ka pwedeng uminom ng gamot, Bianca. Baka makasama sa bata. Come, dadaling kita sa doktor. Mas mabuting yung tamang gamot ang iinumin mo. Napamulat siya bigla. Ano bang pinagsasabi ni Randall James? Pwede ba, James? Iabot mo na lang sa akin ang medicine kit. Pagkatapos pwede ka nang umalis. Bianca, ang gamot! Masakit na talaga, James! Namumuuna ang mga luha sa kanyang mga mata. Butil-butil na rin ang pawis sa kanyang noo. Namaluktot na siya. Nagmamadali naman si Randall James sa pagkuha ng gamot at tubig. Agad na napainom siya ng lalaki. Umalis ka na! Nanghihinang wika ni Bianca. Pero, umalis ka na sabi! Tinitigan muna siya ni Randall James bago humugot ng malalim na hininga at saka tumalikod. Agad na hinagilap ni Bianca ang kanyang cellphone at nag-dial. Tita, you sound upset, iha. Anong problema? Tanong ni Tita Jasmine mula sa kabilang linya. Tita, pahiram po uli si Laika. Ipinikit ni Bianca ang mga mata. Si Laika ang pinakabatang katulong sa mansyon ng mga Fuentebella. Agad na nabahira na pag-aalala ang tinig ng ginang. Alam na kung ano nangyayari sa kanya. Sinusumpong ka na naman ng dysmenorrhea?
papupuntahin ko agad dyan si Laika para may mag-aasikaso sa'yo. Ikaw kasing bata ka. Bakit ba ayaw mong pumayag na dito na lang sa bahay namin tumi... Tita? Putol ni Bianca sa pagsasalita ng ginang. O siya, sige. Saka na lang kita sisermonan. May painkiller ka pa ba? Is there anything else that you need? May gamot pa ako, tita. Pakisabi na lang po kay Laika na dumaan muna sa convenience store o sa grocery. Wala na pala akong stock ng napkins. Aniya habang hinihimas ang puson. At, tita? Napamulagat si Bianca nang biglang may umagaw sa cellphone niya. Ako nang bahala kay Bianca, ma. Huwag niyo nang papuntahin dito si Laika. Bye! Walang gatol na sabi ni Randall James sa mama nito. Agad na pinutol ng binata ang tawag kaya siguradong hindi nakapag-react si Tita Jasmine. Ilang segundong tinitigan siya ni Randall James. Sa pagkagulat ni Bianca, bigla itong dumuhod at niyakap siya. Napamulagat siya. James! You're really a crazy witch! Bakit sinabi mong buntis ka? Tinakot mo talaga ako! Angil ito habang yakap pa rin siya. Itinulak ni Bianca si Randall James. Gago ka talaga? Anong palagay mo sa akin? Magpapabuntis nang hindi kasal? Ano bang... Ow! Daing niya nang muling gumuhit ang sakit sa kanyang puson. Muli siyang namaluktot. Nababawasan kasi ang sakit sa ganoong posisyon. Nataranta na naman si Randall James. Anong dapat kong gawin? Tell me! Panay ang punas ito sa pawis sa kanyang noo. Iwan mo ko. Bianca Caroline, ceasefire muna tayo, okay? Hindi na pupunta si Laika dito kaya sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Napatingin si Bianca sa binata. Totoo ba sa loob nito ang sinabi? Ceasefire? Eh bakit nakasinghal ka pa rin dyan? Muli niyang ipinikit ang mga mata. I'm sorry, natataranta ko eh. Sorry? Marunong palang mag-sorry si Randall James. Ngayon lamang niya narinig ang salitang iyon mula sa bibig ng binata. At natataranta raw ito? Kailan pa nataranta ang isang Randall James Fuentebella? Ngunit wala siyang lakas para asarin at barahin ng binata. Mainit na tubig, James. Magpainit ka ng tubig. Anong gagawin mo sa mainit na tubig? Ibubuhos ko sa iyo. Naiinis nang sabi ni Bianca. Pwede bang sundin mo na lang ang sinasabi ko? Masakit na nga ang puso niya at nanginginig ang mga kalamnan. Pagkatapos ay mungon sumipa si Randall James. Sana ay bumukha na lang ang lupa at lamunin siya ng buo. Sige, sandali lang. Oh, saan ka pupunta? Tanong nito nang tumayo siya. Sa kwarto, gusto kong humiga. Sagot ni Bianca. Napatili siya nang bigla siyang buhatin ni Randall James. Bahagya pa siyang nailang ng payakap ang ginawa ng binata na pagbuhat sa kanya. Hindi niya alam kung sinadya nitong idikit ng todo ang kanyang katawan sa katawan nito. Maingat siya nitong inilapag sa kama. Hinubad nito ang sapatos niya at saka siya kinumutan. Binuksan din ang binata ang aircon. James! Lumingon nito mula sa ginagawang pagtitimpla ng lamig ng aircon. What? Nahiya siyang sabihin sa binata ang nasa isip niya. Come on, Bianca. What is it? Wala na akong stock ng... Tell me! Malumanay ang tinig na pang-iingganyo ni Randall James. Napkin! Sanitary napkin! Pwede mo ba akong ibili? Nasabi rin niya. Namula ang mukha ng binata. Pabibilhin mo ko ng napkin? Oo nga naman. Lalaki ito at nakakahiya para dito na gawin iyon. Pakitawagan na nga lang si Laika, please. Okay, I'll do it. Nakangawing wika ni Randall James. Si Laika na lang. Gagawin ko na nga, mahal na Reyna. Ano bang dapat kong unahin? Pagpapainit ng tubig o ang pagbili basta. Bili ka muna. Sagot ni Bianca. Lumapit ang binata at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Will you be okay here? Kaya mo mag-isa? Mabilis lang ako. Nasurpresa si Bianca sa pag-aalala sa boses ng binata. May kakaiba ring emosyong nakabakas sa gwapong mukha nito. It was a kind of warmth that touched her heart the way his hands were stroking her hair. I'll be okay. Naaasiwang tugon niya, sabay iwas ng mga mata. Hindi siya sanay sa ganoong sitwasyon, lalo at si Randall James ang involved. Mas normal sa kanila ang pagpapalitan ng angil. Never in her wildest dreams did she imagine him capable of showing her kindness. Sinabi niya ang brand ng sanitary napkin na dapat bilhin ng binata.
With wings. Pagtatapos niya, muling kumulot ang noo ni Randall James. With wings? Napkin, with wings? Anong ibig sabihin? James? Okay, sige, ako nang bahala. Lihim na napangiti si Bianca nang nakangiwing ulitin ng binata ang kanyang sinabing brand. Sigurado ka? Okay ka lang dito? I will be quick. Or better yet, sumama ka na sa akin. Dadalhin kita sa doktor. Hayo na naman ang nag-aalang boses ng binata. Bianca bit her lip. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang mapaluha sa pinapakita ni Randall James na pag-aalala sa kanya. Bakit tila may kakaiba? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito, Bianca? Tanong ni Randall James na ang tinutukoy ang pagkakaroon niya ng dysmenorrhea. Kakatapos lamang siyang pahigupin ang soup ng binata. Hindi ito pumayag na hindi siya subukan. Ayon sa binata, ito ang nagluto kaya ito rin ang magpapakain sa kanya. Maginhawa na rin ang pakiramdam ni Bianca. Naninibago pa rin siya sa pinapakitang kabaitan ni Randall James na parang karaniwan ang ginagawa iyon sa kanya. Tumaas ang isang kilig ni Bianca. Ilang buwan pa lang nung unang ko itong maranasan, hindi naman talaga ako ganito. Kahit na, bakit hindi ko nalaman? Dapat ba ipaalam ko lahat sa'yo? Pag sinumpong ako, natataon na nasa ibang bansa ka o kaya may out of town trip kayo ng mga kaibigan mo. Bumuntong hininga si Randall James. I'm sorry. Saan? Basta, for everything. First thing tomorrow morning, I'm going to bring you to the doctor. Baka kung ano na yan. Nakakatakot ka. Nagsusuka ka pa. Wika ni Randall James na hindi pa rin maitago ang pag-aalala sa tinig. Tapos na. Sa tingin mo ba titigilan ako ng mama mo kung hindi ako pupunta sa doktor? Gustong mapangiti ni Bianca. Malapit na yung matanggap na nangyayari talaga ang usapang iyon. It was casual. Pakiramdam niya ay para lang silang long lost friends. Come to think of it, bakit nga ba hindi niya nararamdaman ang galit na akala niya imamamatay sa kanyang puso para sa binata? Bianca, bakit? Naisip ko lang, bakit ba lagi tayo nag-aaway? Bakit hindi tayo naging magkaibigan? Nailang si Bianca. Matagal na rin niyang tinatanong iyon sa kanyang sarili. Napagod na lamang siyang humanap ng sagot. I don't know. Maybe because... dahil... frustrated siyang napabuntong hininga. Iniisip kasi niya na baka kaya mainit ang dugo ni Randall James sa kanya ay dahil iniisip nitong inaagaw niyang atensyon ng mga magulang nito. Mahiya ay natahimik siya nung unang makilala niya ang binata. Pinalalampas lang niya ang masasamang tingin nito noon, pati na ang mga parinig. Anak ito ng mga taong pinagkakautangan niya ng loob, kaya hinahayaan na lang niya. Hanggang sa mapuno na rin siya at natutong sumagot-sagot. Ibinabalik niya ang lahat ng angas ng binata at ang bawat pag-angil sa kanya ay tinatapatan din niya. Mas madalas ay ito ang mapipikon sa kanya. The animosity between them had always been there. Maliban na lang kapag kaharap nila ang mga magulang nito. Civil sila sa isa't isa kapag ganoon. Ikaw, James, sa pagkakatanda ko, ikaw itong laging nagpapasimula ng away. Sinasagot lang naman kita. Astig, di ba? Sekretary na sinasagot-sagot ang boss niya. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Bianca ang pagsilong ng ngiti sa kanyang mga labi. Ah, naniniwala na siyang nagaganap talaga ang pag-uusap na iyon sa pagitan nila ni Randall James. Pwede naman pala silang mag-usap ng matino. Pwede naman pala nilang pag-usapan ng mga hindi nila na pinagkakasunduan. Bakit kaya hindi yun nangyari noon? I'm sorry. Nagsosorry na naman ang binata at hindi pa rin niya alam kung anong inihihingi nito ng sorry. Ano bang nakain mo? Marunong ka palang mag-sorry? Akala ko wala yun sa bokabularyo mo eh. Pambubos ka niya. Bianca. Yes? Nagbuga ng hangin si Randall James sa katumikim. Bianca Caroline, can we start over? Pwede ba nating subukan magkasundo? Promise, hindi na kita aangilan ng walang rason. Natigilan si Bianca. Hindi alam ang sasabihin. Dati kasi, gustong-gusto niyang magkasundo sila hanggang sa tumigil na rin siya sa pag-aasam. Isa lang siyang hamak na ulila para pangaraping makipagkaibigan sa isang tulad ni Randall James. Nang magising siya sa katotohanan iyon, itinigil na niya ang pag-iilusyon. Mas mabuting mulat ang kanyang mga mata sa katotohanan. James? Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Tama ang binata. Hindi pa huli ang lahat para magkasundo sila. Mas mabuti na yung tahimik na ang kanyang buhay.
Tumango si Bianca bilang tugon. Parang nakakailang yata kung hindi mo ako aawayin, James. Biro niya bagaman excited na rin siyang maranasan ang buhay sa loob ng opisina na maayos ang kanilang relasyon. It would be better for sure. Humagalpak ng tawa ang binata. Aawayin pa rin kita, Bianca. Ang kaibahan nga lang ngayon, magkaibigan na tayo. Napatitig si Bianca sa tumatawang binata. Ngayon lamang niya nakita ang bahaging iyon ng pagkatao ni Randall James. Ganun ba talaga ang binata? Gwapo pa na talaga ang loko kapag nakasimangot at nakakunot ang noo. Kung sa bagay, hindi magiging habulin ng mga kabaro niya si Randall James kung pangit ang lalaki. Have I missed half of my life ignoring him? If she had, she would make sure to catch up. Bakit ba kasi laging nakakunot ang noo mo? Mas bagay sa'yo kapag ganyang nakatawa ka. Hindi ka mukhang suplado. Natigilan si Randall James pagkatapos ay gumuhit ang isang mapanuksong ngiti sa mga labi. Kaya hindi mo makita ang kagwapuhan ko dahil laging nakakunot ang noo ko. Ganun ba? Nagagwapuhan ka na ba sa akin ngayon? Baka ma-inlove ka sa akin yan, ha? Parunod yun ito. Ako? Mai-inlove sa'yo? Itinuro pa ni Bianca ang sarili. Kung mai-inlove ako sa'yo, sana noon pa, diba? Baka ikaw. Baka matagal mo na akong pinapantasya. Parunod yun rin niya. Hindi alam ni Bianca kung namamalikmata lang siya. Pero parang ang unang emosyong gumuhit sa mga mata ni Randall James ay ang emosyong tila nagsisabing tama ang binitiwan niyang pahayag. Gayunpaman, hindi siya sigurado sa nakita. Ipinagkibit-balikat na lamang niya ang bagay na iyon. Kung makapagsalita ka, para bang napaka-imposibleng ma-inlove ka sa akin, ha? Habulin to, iha. Marami nagkakandarapan na masulyapan ko lang. Pagyayabang ng binata. Naitirik na lamang ni Bianca ang mga mata. Kung sa bagay, may karapatan naman talaga si Randall James na magmalaki. Wala yatang babaeng hindi mapapasulyap dito. Kung may makakasalubong man ng binata at hindi alam na ito si Randall James Fentebella, sigurado mag-iiwan pa rin ang taong iyon ng sulyap sa binata dahil sa physical nitong katangian. Prominente ang mukha ni Randall James. Perpekto ang hubog ng ilong at makapal ang mga kilay na pinarisa ng magagandang mata. Ngayon lamang din niya napagtuunan ng pansin na dark brown pala ang kulay ng mga iyon. Kung may kapintasan man ang mukha ng binata, yun siguro ay ang maliit na peklat sa itas ng noon nito na natatabunan naman ng makapal na buhok. Wala siyang ideya kung saan nakuha ng binata ang peklat na iyon. His body was lean. Wala ni katiting na taba. Sigurado siya roon dahil nang beses niyang nakita ang binata na nagsuswimming at nakasuot lamang ng trunks. Habulin ng mga aswang, James. Dapat ang ginagawa mong girlfriend ay yung kahit walang makeup maganda. Yung kahit hindi mag-effort na magsuot ng mga mamahaling damit, sexy pa rin. Para naman masungtuha sa'yo sina tita. Tulad mo? Abot-tenga ang ngisi ng binata. Tumpak! Mabilis ang sagot ni Bianca. Huli na nang ma-realize niya ang implikasyon ng sinabi. Eh di gagawin kitang girlfriend? Kumislap ang mga matang wika ng binata. Nagpapatawa ka, James? Humagalpak si Bianca ng tawa upang pagtakpan ang pagkailang nararamdaman. Subalit ba hawang dating noon? Hindi pa ako desperada. Pwede ba? Nabura ang ngiti ng binata. Bigla itong tumayo. Magpahinga ka na. Hinagkan siya ng binata sa noo kaya lalo siyang nailang. Noon lamang nangyari na nagkaroon sila kalapit. Ah, maraming una siyang naranasan ng gabing iyon. Kung nagtatago siguro siya ng diary, marami siyang maisusulat para sa gabing iyon. Thanks, James. Uuwi ka na ba? No, may spare room ka, di ba? Doon na lang muna ako. May mga gamit naman ako sa kotse. From now on, ako nang gagamit ng kwartong yun. Matutulog din ako dito from time to time. Aba, boss. Tinanong mo man lang ba kung payag ako? Nakataas ang mga kilay na tanong ni Bianca. Masyado kang bossy. Huwag ka nang umangal. Magkaibigan na tayo, di ba? Gumuhit ang isang simpatikong ngiti sa mga labi ni Randall James na malamang ay lagi na niyang makikita. Pagbabayad ka ng renta. Gusto mo, pati buong apartment bayaran ko sa'yo eh. O kaya, bibili na lang kita ng bagong bahay. Ang yabang mo talaga, Randall James. Natawa ang binata. Sige na, magpahinga ka na. Gusto mo, dito pa ako matulog sa kwarto mo? Okay lang sa'kin. Basta huwag mo akong pagsasamantalahan, ha? Sira ulo. Pinalambing ni Bianca ang boses. James,
Oh, bakit? Naku, kinakabahan ako dyan sa tono mo. Magkaibigan na tayo, di ba? Pwede na siguro ko mag-leave. Mga 1 or 2 weeks lang naman. Sige na, please. Sabi ko na nga ba eh. My answer is no. No, sweetheart. Hindi pwede. Final, period. Naman! Protesta ni Bianca. I need you. Wika ng binata. Biglang naging malamlam ang mga mata. Aha! Bakit parang may ibang kahulugan ang mga binitiwang salita ni Randall James? Ipinilig ni Bianca ang kanyang ulo. Kung ano-anong iniisip niya, nakakahiya. I need you at the office. Hindi ako makakakilos ng maayos. Ano-ano kasing pumapasok dyan sa kakote mo? Aayusin ko naman ang lahat ng kailangan mo bago ako mag-leave. Pangungumbinsi pa rin niya. That's not what I meant. Basta hindi pwede. Kung gusto mong magbakasyon, sumama ka sa akin. Saan? Kung saan mo gusto. Basta dapat kasama ako. Ang labo mo, boss. Sige na, wala naman pala ako mapapala sa'yo. Alis na, true. Naa-amuse na tumawa ang binata. Ginawa mo pa akong aso ha, kung makataboy ha. Umupo ito sa sahig malapit sa ulo na ng kama at itinuro ang pisngi. Good night kiss for your handsome prince. Prinsin mong mukha mo. Hala, bingi ka na ba, Bianca? Sabi ko, handsome friend. Umamin ka. Gusto mo ko, no? Umamin ka na. Friend nga bang sinabi ng binata? Pero hindi naman siya bingi. Sigurado siyang prince ang salitang sinabi nito. Sabi ko na nga ba eh. Ano, Bianca? Amin na! Patuloy na panunokso ng binata. Sira ka talaga? Iniangat na rin niya ang ulo upang haggan nito sa pisngi. Kinakabahan siya na hindi maipaliwanag. Pero hindi sa pisngi ng binata naglandig ang kanyang mga labi, kundi sa sulok ng mga labi nito. Bigla kasi itong lumingon. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ano nangyari? That was really a good night kiss, sweetheart. Wika ng binata bago pa siya makahuma. Ah! Sabi ko, good night. Dinampian ito ng halik ang kanyang pisngi. Hindi pa lang kanyang pisngi, kundi ang sulok ng kanyang mga labi. At bago pa siya nakapag-react, mabilis nang nakalabas ng kwartong binata. Ibinaba ni Randall James ang hawak na teleskopyo. Okay na, pare. Mukhang nagkasundo na sila. Anila kinapatungkol kina Paolo at Kathleen na kasalukuyang nagsasalo sa isang mainit na halik sa talampasigan. Sila ang may pakana ng fireworks para sa dalawa. Alam kasi nilang magpo-propose na ng araw na iyon si Paolo. Nasa yate sila ng mga sandaling iyon. Oh my God, Randall James! Napabaling siya kay Harold. What the... Ngumisi si Harold. What are you? A stalker? Napabilis ang paglapit niya sa kaibigan na makita ang hawak nito. Give that to me, Harold. Sino may sabi sa'yo yung pakialaman mo mga gamit ko? Pilit niyang inaagaw sa kaibigan ang cellphone niya na hawak nito. Nakita marahil itong folder sa cellphone niya na puno ng stolen shots kay Bianca. Parang batang sumamba si Harold sa likod niya. Umamin ka, Randall. May gusto ka sa kanya, no? Of course not. Ah, umalis ka sa likod ko, Harold. Naturingan kang magaling na abogado, isip bata ka naman. Pilit na binabakas si Randall James ang mga braso ng kaibigan sa kanyang leeg. Napaubo siya. Papatayin nata siya ng kumag ng kaibigan. Bumaba naman si Harold pero tinapik naman niya sa malakas ng likod. Harold, pasusukain mo ba ako ng dugo? Singhal niya. Gusto mo siya? No. Come on, Randall. You're talking to a lawyer who has mastered body language. Alam kong nagsisinungaling ka. Naaasar na sinikmuraan niya si Harold. Mahina lamang iyon at tansyado niya ang lakas. Sinapo ni Harold ang sikmura at namaluktot. Pumikit pa na parang namimilipit sa sakit. Tigilan mo ko, attorney. Pang-pharmacy ang arte mo ha. Hindi tuminag si Harold. Bahagya pa itong umuhol. Napaluhod tuloy siya sa tabi ng kaibigan. Harold! Hey! Masakit ba talaga? Gusto mong mapapunta ako ng chopper dito? Harold! Natatarantang wika niya. Parang naalala niya na may kinuwento si Kenneth tungkol sa sensitibong sigmura ng kapatid. Sapo pa rin ang tiyan na dumapa si Harold. Maya-maya, yumugyog ang mga balikat ito. Pagkatapos ay humagalpak ng tawa. I got you! Tawa pa rin ang tawa na wika nito. Namumula na mukha sa kakatawa. Tarantado!
Kinabig niya si Harold at iniipit ang leeg sa isang braso niya. Ah, masakit talaga yun ha? Hinimasimas pa nito ang kanyang leeg. Umamin ka na. May gusto ka kay Bianca, di ba? Or, shall I say, you love her? Pangungulit na naman ito at inakbayan siya. Is the airline mogul in love? Nginisihan lang niya ang kaibigan. Abogado si Harold. Alam na nito totoo. Hi! Napatayo si Bianca mula sa mga inaayos na papeles nang marinig ang boses ni Randall James. Ilang linggo ring nanatili sa London na binata para sa mga bagong eroplanong bibilhin. Nakasandal ito sa hamba ng pintuan. Magulo ang buhok at halatang pagod. Nilapitan niya ang binata at niyakap. You're here! Bukas pa dapat ang dating mo ah! Ipinilupot ng binata ang dalawang braso sa kanya at inihimlay ang ulo sa kanyang balikat. I'm tired! Ganon na sila kalapit sa isa't isa. Kung dati ay para silang aso at pusa na walang tigil sa pag-aaway, ngayon ay talagang nag-iba na ang lahat. Mula na maging malapit sila sa isa't isa, ang isa sa mga diskubre ni Bianca sa binata ay ang pagiging malambing. He was also sweet. Kung ano-ano ang binibigay sa kanya. Mga maliliit na bagay lamang iyon. Kapag alam niyang hindi na biro ang presyo na binibigay ng binata, hindi niya yon tinatanggap. Todo kilig sa kanila ang mga empleyado ng Fentebelia Airlines. Ngunit nagkakamali ang mga ito ng iniisip dahil magkaibigan lang sila ni Randall James. Nagde-date pa rin sila ni Tristan. At si Randall James naman, well, wala siyang ideya kung sino ang dinidate ang binata sa ngayon. Kung may higit ang natuwa sa pagkakasundo nila, yun ay ang mga magulang ng binata. Ngunit nadismaya rin ang malamang magkaibigan lang talaga sila ni Randall James. Bakit kasi hindi ka pa dumiretso ng uwi sa bahay niyo at nagpahinga? Dumaan ka pa dito? Sermon ni Bianca habang hinahaplos ang likod ng binata. Pagod talaga ang binata dahil nararamdaman niya ang tensyonadong mga kalamnan nito. Kumalas siya rito nang may maalala. Pasalubong ko? Yan! Diyan ka magaling! Sinermonan mo pa ako? Manghihingi ka lang pala ng pasalubong? Pinisil nito ang ilong niya. Yuck! Oily! Oily? Hoy James, alam mong hindi totoo yan. Huwag mong binabagong usapan. Nasaan ang pasalubong ko? Nagkamot ito sa ulo. Nakalimutan ko eh. Sinimangutan ni Bianca ang binata at tatalakan na sana niya na makita niyang haggard na haggard ang itsura nito. Nagkibit balikat na lang siya. Hayaan mo na? Okay lang? Himala! Hindi ka yata pumutak ngayon. Saka na kapag nakapagpahinga ka na. Aniya at saka nakangiting tinapik-tapik ang piski ng binata. Naks! Kaya mahal kita eh! Siyempre may pasalubong ka. Ikaw pa ba makakalimutan kong bilhan? Baka nga makalimutan ko mga eroplano. Pero ang pagbit-bit ng pasalubong po? Hindi! Ang gwapo mo ngayon, James! Nakangising sabi niya. Pinitik nito ng bahagya ang kanyang ilong. Sige! Mambola ka pa, Bianca Caroline! Aray! Ano ba? Masakit yun ha! Huwag mong pipitikin ang ilong ko, tatamaan ka sa akin. Hinampas niya ang binata sa dibdib. Kumalakhak lang ito. Kamusta ang opisina? Nakataas noong tinignan niya ang binata. Kailan ba naman ako pumalpak? Ang swerte mo kaya sa akin? Maganda at efficient. San ka pa? Dapat nga bigyan mo na ako ng increase, boss eh. I deserve it. Ang gaan ng bangko mo ano? Kayang-kaya mong buhatin ang isang daliri eh. Totoo naman ah. Aminin mo kung hindi, tatamaan ka sa akin. Inakbayan siya ng binata. Oo na, matigil ka lang. Ikaw talaga laging umaandar yung pagka-amasona mo. Tara na, umuwi na tayo at gusto ko nang matulog. Aba, ay hawak ko ba mga paa mo? Narigaw ka ba? Hindi mo ba alam ang daan pa uwi? Sa apartment mo kung gustong matulog. Wika ng binata habang iniipit sa likod ng kanyang tenga ang ilang hibla ng buhok na tumabing sa kanyang pisngi. Ah, okay. Wait, kukunin ko lang yung susi ng kasama ka. Eh, pero marami pa akong tatapusing trabaho, James. Angal ni Bianca. May tinatapos siyang proposal at gusto niyang maipresent kaagad iyon. Feasible ang proposal na binubuo niya at siguradong mapapakinabangan iyon ng Fentebelia Airlines. Nakapag-contact na rin siya ng pag-aaral tungkol doon at report na lang ang tinatapos niya. I am the boss here. Ipagluto mo ako. Namimiss ko na mga luto mong pacham. Pacham? May niluto ba siyang pacham ang pangalan? Pacham ba?
Ah, ganun. Eh bakit kaya hindi ko magluto ng kakainin mo? Sige na, huwag kang tatanggi. Hindi ko bibigay sa'yo ang pasalubong mo. Tara na, uwi na tayo. Biglang bawi ni Bianca. Naaawa na rin kasi siya sa kapagurang nakikita sa mukha ng binata. Bakit kasi kailangan pang sa opisina dumiretso? Eh pwede namang umuwi at magpahinga na. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Natawa ang binata. Hay naku Bianca, paano ka ba nakatakas sa mental hospital? Iniharang niya isang daliri sa bibig ng binata. Shhh! Huwag kang maingay. Baka mamaya malaman ng lahat na takas ng ako. Ikaw talaga? Sekreto nga lang yun eh. Lalong lumakas ang halakhak ng binata. Napatingin tuloy sa kanilang ilang empleyado na nadaanan nila. Naging malipit na ang loob nila sa isa't isa. Ano kaya ang kahahantungan ng pagiging magkaibigan nilang dalawa? Magkakaroon na kaya ng lakas ng loob si Randall James na sabihin kay Bianca ang kanyang nararamdaman? At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng kwentong The Arrogant Boss and Stubborn Secretary. At sana po ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po! Napatigil si Bianca sa paglalakad sa hallway ng opisina. Kumunot ang kanyang noo na makita ang babaeng nakalingkis kay Randall James. Base sa kilos ng binata, mukhang umiiwas ito sa babaeng animosawa kung makapulupot dito. Nakita siya ng binata. Itinirik ni Bianca ang mga mata na makitang nagpapatulong na naman ito. Ilang beses na ba siyang gumawa ng paraan para maitaboy ang mga babaeng humahabol kay Randall James? Maraming beses na, mula na magkasundo sila. Itinaas niya ang nakakuyom na kamay at tinambaan ng suntok ang binata. Binilatan din niya ito at saka siya tumalikod. Nagtungo siya sa restroom. Humarap siya sa salamin at umikot-ikot. Napangiti siya nang may maisip. Pinalaya ni Bianca ang mahabang buhok mula sa pagkakatali noon. Inirol niya sa kalahati ang suot na long sleeve blouse at binuksan ang tatlong botones noon sa itaas. Kumuha siya ng gunting at pinutol hanggang sa tuhod ang suot na pantalon. Inirolyo niya iyon para hindi makita ang hindi pantay na pagkakagupit. Tamang-tama naman na naka-high heels siya. Nagmukha siyang modelo sa get-up na iyon. Nakakatawang pansin din na makinis niyang binti na palaging kinukublin ng mga maong na pantalon. Naglagay rin siya ng manipis na make-up sa mukha. Alam ni Bianca na maganda siya. Ngunit ng mga sandaling iyon, kalabisan mang isipin ay gandang-ganda siya sa nakikitang refleksyon sa salamin. Napapangiti pa rin bumalik si Bianca sa hallway. Talagang feel na feel ang paglalakad. Salamat sa panonood niya ng Victoria's Secret Fashion Show ng supermodel na si Kendall Jenner. James! Tawag niya sa binata. Hindi nakaligtas sa kanya ang pag-awang ng mga labi ni Randall James nang lumingon ito sa kanya. Hindi maitago ang paghanga sa mukha nito. Natigilan din ang babaeng nakalingkis sa binata. Pinasadahan niya ng tingin ang babae mula ulo hanggang paa. Napaismit si Bianca. Isa na namang aswang. Oh, hi sweetheart. Kanina pa kita hinihintay. Dumistan siya si Randall James sa babae nang tuluyan siyang makalapit. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Bianca nang hapitin siya ng binata sa bewang at angkinin ang kanyang mga labi. Nanigas ang buong katawan ni Bianca. Hindi lamang dampi ang halik na ginawa ni Randall James sa kanya, kundi matagal na pagdikit ang kanilang mga labi. Bianca! Sambit naman ang binata na tila ayaw pakawalan ang kanyang mga labi. Kinalma ni Bianca ang sarili. Palabas lamang iyon. Mamaya na niya sisitahin ang binata. Artista muna siya ngayon. Sino siya, James? Tanong niya at ipinulupot ang dalawang braso sa bewang ng binata. Itinaas niya ang isang kilay at muling pinasadahan ang tingin ng babae. Just an acquaintance, sweetheart. Margaret, meet my fiancée, Bianca. Pagpapakilala ni Randall James sa kanya sa babae. Inalis ni Bianca ang kamay sa bewang ni Randall James at tinitigan ang babae. Whatever you are, ayoko na makita ka na lumalapit si fiancée ko. Kung hindi, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Wika niya sa katumalikod. Nakakainis isipin na may mga babaeng kayang maghabol na maghabol sa lalaki. I told you, Margaret, malapit na akong ikasal at mahal na mahal ko ang fiancé ko. I'm sorry.
Narinig pa niyang sabi ni Randall James. Palakad-lakad si Bianca pagdating sa opisina at hinintay ang binata. Wala sa loob na naman niya ang mga labi. Ano ang nakain ng lalaking iyon at hinalikan siya? Dati naman, akbay at yakap lang okay na. Bakit kailangang halikan siya nito ngayon? At hindi lang basta halik iyon. Patay ka sa akin, Randall James! Hinubad ni Bianca ang sapatos at mahigpit na hinawakan namang iyon habang hinihintay na bumukas ang pinto. Agad niyang ibinato ang mga sapatos nang bumukas ang pinto. Sabalay ang isa, samantalang ang isa naman ay tumama sa katawan ng binata. Ow! Bianca, ano bang... Anong ibig sabihin ng ginawa mo? Nanggigigil na tanong niya. Nagkamot sa ulo si Randall James. Bakit? Ano bang ginawa ko, ha? Loko ka, James. Bakit mo ko hinalikan? Kumislap ang mga mata ng binata. Pinulot nito ang sapatos niya. Pagkatapos ay kampanting umupo sa sofa. Tila hindi alintana ang panggagalaiti niya. Ipinatong para binata ang sapatos sa hita nito. Kasi hodang madumihan umaalikabukan ng damit. Patingin-tingin lang ito sa kanya na lalo niyang ikinairita. Ano ba? Naiinis na singhal ni Bianca. What? Gusto mo bang mag-sorry ako? I won't. Abat sira ulo ka talaga? Kinuha niya ang sapatos at inihampas iyon sa binata. Ouch! Stop! Stop that, Bianca! Hiyaw nito habang panay ang ilag. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa kabigin siya ng binata at ikulong sa mga bisig nito. Bitiwan mo ko! Pumiksi si Bianca at pilit na kumawala. Nakakatakot kang maging girlfriend. Masyado kang marahas. May lahi ka ba talagang Amazona? Huwag mo nang uulitin yun, Randall, kung hindi papatayin talaga kita. Nanggagalaiting bulyaw niya. Mukhang hindi naman apektado ang binata kaya lalo siyang naaasar. Ngumiti pa nga ang binata. Galit ka nga! Kanina mo pa ako tinatawag na Randall. Leche ka! Lalong uminit ang ulo ni Bianca dahil hindi talaga itong apektado sa panggagalaiti niya. Hey! Watch your language, lady! Masakit sa tenga yung mga binabatawan mong salita. Konting finesse, sweetheart. Muling lumapit sa kanya ang binata. Bakit ba nanggagalaiti ka? Oh, I get it. Nanlalaki ang mga matang wika nito. Patuloy ang binata sa paglapit sa kanya, kaya napatras siya. I was first. First kiss mo ko, no? Nangingislap ang mga matang tudyo nito nang wala na siyang matrasan kundi ang pader. Yun mismo ang pinagpuputok ng butsi ni Bianca. Ang lalaking ito ang unang nakaangkin ng mga labi niya. Ang masama dahil lamang iyon sa isang palabas. Pinapangarap pa naman niyang ang lalaking mahal niya ang unang lalaking hahalik sa kanya. Ano, sweetheart? Ako ang una, di ba? Oo na! Pag-amin ni Bianca. Naiilang na kasi siya sa posisyon nila. Na-corner na siya ni Randall James at nakasandalan siya sa malamig na pader. Nakatukod ang mga braso ng binata sa magkabilang gilid niya. Really? Anitong inilalapat pa ang mukha sa kanyang mukha. Kinalma ni Bianca ang sarili at itinulak ang binata. Nakasimangot na umupo siya sa sofa. Sinira mo ang pangarap ko, James! Nakalabing wika niya. Pangarap? Nakapamulsang sumandalang binata sa pader. Hindi pa rin nawawala ang kakaibang kinang sa mga mata. Tinalikuran ni Bianca ang binata. Mula pagkabata, pinangarap kong ang unang lalaking hahalik sa akin ay mahal ko. Tapos sinira mo lang. Wala na. Tapos na ang ilusyon ko. Kung ano-ano kasi mga kalokohan mo sa babae. Tapos pati ako ginagamit mo sa pagwawalis ng mga kalat mo. Kaya mo siguro kay naibigan o. Para may pangharang ka sa mga babae mo. Litanya niya. Oh, bakit hindi ka makasagot dyan? Nilingon ni Bianca ang binata nang wala pa rin siyang makuhang sagot. Nakapamulsa pa rin ito. Ngunit nakayuko naman habang bahagyang iginagalaw-galaw ang mga paa. Hindi ka makasagot kasi tama ako, di ba? Nako! Kung hindi lang sa mama at papa mo matagal na kitang binalatan! Tumayo si Bianca at nilapitan ang binata. Akin ang credit card mo! Inilahad niya ang kamay. Nagangat na mukha ang binata. Bakit? Bahagya siyang nagulat na makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ng binata. Pero agad din siyang nakabawi. Kailangan mong palitan tong jeans ko. Pinutol ko to para lang matapatan yung babae mo. Bagay naman sa'yo. Sagot nitong wala pa rin emosyon. Mukhang tinablan na sa paninermon niya. Mabuti naman. Give me your credit card. Bilis!
Naglabas naman ng credit card ang binata at iniabot iyon sa kanya. Marami ka pang pangtataguan? Sabihin mo na para dagdagan ko ng bibilhin ko. Ikaw na ang gumamit yan. Sa'yo na yan. Ayoko nga! Basta papalitan mo lang tong jeans ko. Aniya. Siya nga pala, James. May girlfriend ba ngayon si Attorney De Castro? Sa wakas, nagkaroon din ng emosyon ang mukha ng binata. Kumunot ang noon nito. Bakit gusto mong malaman? Bakit? Bawal ba? Top secret ba yon? Type mo si Harold? Isinuot ni Bianca ang sapatos kapag kaway pinamaywangan si Randall James. Bakit? Masama ba? Huwag mo nang pangarapin, hindi yun papatol sa'yo. Nag-init ang mga pisngi ni Bianca sa sinabi ni Randall James. Mariing kinagat niya ang ibabang labi upang pigilan ang pag-alpas ng emosyon. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng binata. Imposible nga naman kasing magkagusto ang isang lalaki may ganoong katayuan sa buhay sa isang katulad niyang pangkaraniwan, ulila at walang yamang maipagmamalaki. Kung hindi pa dahil sa mama ni Randall James, hindi siya makakapag-aral. Maganda siya. Oo, ngunit yun lang ang pwede niyang ipagmalaki. Anong magagawa ng ganda niya? Kayong napakaraming magaganda na mayayaman din. Hindi naman niya pinapangarap na maging boyfriend si Harold De Castro. Hinahangaan lang niyang lalaki dahil sa galing bilang abogado. Lalo na nang maipanalo nito ang kaso ni Senator Miguel de la Rama na apo ni Paolo. Isa sa mga kaibigan ni Randall James. Masakit lang sa loob na ipamukha sa kanya kung sino ang pwede at hindi pwede mag-interes sa isang tulad niya. Tila na alarma naman si Randall James na parang nabasa ang tumatakbo sa kanyang isip. Dagli itong lumapit sa kanya. Bianca, it's not what you think. Hindi ganyan ang nais kong ipakahulugan. Stop that! Kahit anong pagpipigil ang gawin ni Bianca, pumatak pa rin ang mga luha niya. Thank you for reminding who I am. Mapait na sabi niya at saka dali-daling tinungo ang pinto. Bianca! No! Wait! Minsan talaga ay nawawala ako sa sarili ko, Mr. Fentabella. Salamat at nandyan ka para ipalalang kailanman ay hindi magpapangabot ang langit at tupa. Tuluyan na siyang lumabas. Damn! Narinig pa yung mura ni Randall James bago niya tuluyang maisara ang pinto. Sumakay si Bianca sa kanyang kotse at nagtungo siya sa isang park doon niya hinayaan ang sariling umiyak. Magaan na unggulang siya na maging ulilang lubos. Malabo na rin sa alaala niya kung paano. Basta ang natatandaan na niya ay ang paminsan-minsang pagsingit sa kanyang alaala ng isang babae na marahil ay nanay niya habang pinipinta ang isang maliit na batang babae. Pagkatapos ng eksenang yun, apoy ang kasunod. Nasunog pala ang bahay nila at siya lang ang tanging nakaligtas. Her father first brought her to safety, saka ito bumalik sa bahay para naman iligtas ang kanyang ina. Pero parehong hindi na nakalabas ang mga magulang. Lumaki ang apoy at kasamang natupok ang kanyang mga magulang. Dinala si Bianca sa ampunan. Wala rin siyang alaala kung sinong nagdala sa kanya roon. Basta ang naaalala niya, lagi siyang umiiyak. Kahit pa nga lumipas sa mga taon, hindi nawala ang kalungkutan niya. Hanggang isang araw, may isang magandang babaeng dumating sa ampunan. Isa pala ang mga babae sa nag-sponsor sa mga batang ulila para makapag-aral. Ngumiti ang babae sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi nakakalimutan ni Bianca kung paanong tila naghatid ng liwanag sa kanya ang ngiti nitong iyon. Parang anghel ang babae sa kabutihan nito. At mula noon, naging bahagi ni siya ng pamilya Fuentebella. Sa dorm siya natili habang nag-aaral, kahit panay ang pilit sa kanya na mag-asawa, nasa mansyon na mga ito siya tumira. Hindi masasabi ni Bianca na si Randall James ang dahilan kung bakit ayaw niyang tumira sa mansyon. Kung sa angas din lang, makakaya niyang tapatan ang lalaki. Pero mas gusto niyang matutong tumayo sa sariling mga paa, maging independent at buuin muli ang sarili. Let's go, Bianca! Tayo ang dalawa nang naiwan dito sa building. Come on! It's getting late! Tila hindi nakatiis na wika ni Randall James nang marahil ay mapansing wala siyang planong tumayo mula sa kinaupo ang swivel chair. Nagbingi-bingihan si Bianca at ipinagpatuloy ang ginagawa. Dalawang araw na niyang hindi kinikibo si Randall James. Maging ang mga asuhol at peace offering nito na pagkain, bulaklak at kung ano-ano pa ay hindi niya pinapansin. Hindi na masama ang loob niya kay Randall James. Hindi lang niya feel pa nakausapin o kibuin ang binata. Hindi muna. Bianca. Bumuntong hininga si Bianca.
Mauna ka na, boss. Marami pa akong ginagawa. Makakapaghintayan bukas, Mariing sabi ng binata. Kailangan kong tapusin ang mga ito para maayos ang lahat ng iiwan ko. Hindi pa rin tumitingin sa binata na sagot niya. Biglang umupo si Randall James sa harap ng kanyang desk. Anong iiwan? What do you mean? Don't tell me you're resigning. As much as I want to, I can't. Firing me is the only way I'd be able to leave this office. Nahihiya pa rin siya sa mga magulang ng binata, kaya hindi siya makapag-resign. Tila nakahinga na maluwag si Randall James. What do you mean then? Magli-leave ako. Determinadong wika niya. No, you won't. Umiiling-iling pang sabi ng binata. I am entitled to it, boss. It's mandatory. Consult your lawyer friend. He knows the law. Bianca naman. Kinuha ni Randall James ang ginagamit niyang ballpen at ibinito iyon sa trash can. Nagangat siya ng mukha. Pwede ba, Randall? Umuwi ka na kung uuwi ka. Lalo ka nagtatagal dito sa opisina sa panggugulo mo. If I give you my permission, where will you go? Bakit ko sasabihin sa'yo? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Kumuha siya ng panibagong ballpen sa drawer at muling nagtrabaho. Nakahinga si Bianca na maluwag nang tumayo na si Randall James. Sinundan niya ng tingin ng binata. Nagdungo ito sa kinaroroonan ng coffee maker at nagtimpla ng kape. Pagkatapos, inilapag ang isang tasa sa harap niya. Nangalumbaba ang binata sa desk niya. Kapag pinayagan kitang mag-leave, patatawarin mo na ako? Patutulugin mo na ako ulit sa apartment mo? Sasabayan mo ulit akong kumain? Sasabay ka na ulit sa akin sa pag-uwi? Sunod-sunod na tanong nito. Inirapan niya ang binata. Hindi! Naman! Pumalatak ito. Dalawang araw mo na akong hindi tinitikis ah. Sino ba kasi may sabi sa iyong pagtsagaan mong isang tulad ko? Ang tigas mo naman. Ikaw na nga sinusuyo dyan eh. Ah, siguro feel na feel mong sinusuyo ng gwapong to, no? Nagpapakyut na sabi nito. Sige na, batiin mo na ako. Kinuha ni Bianca ang kapeng tinimpla ni Randall James at sinimsim iyon. Pumuwesto naman ng binata sa likuran niya. Saka sinimulang masahiin ang batok niya. Napatigil si Bianca sa paghigop ng kape. Kakaiba ang init na hatid ng mga kamay ni Randall James sa kanyang balat. Parang may mga bultahe ng kuryenteng nanunulay sa bawat himay-may ng kanyang kalamnan. Hindi ba at ganoon din ang nararamdaman niya nang hinalikan siya ng binata? Hindi mo ako makukuha sa masahe kaya alis dyan! Ani Bianca upang makaiwas sa binata. Hindi niya mapangalanan ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Huminga ng malalim si Randall James, saka muling umupo. Boss, may tanong ako. Huwag mo nga akong tawaging boss o Randall, James na lang ulit. Hindi pinansin ni Bianca ang binata. May tanong ako, Randall. Nalukot ang mukha ng binata. What? Ano ba talaga ang rason kung bakit hindi mo ako tinitigilan? Tumawa siya ng pagak. Parang napaka-importante ko naman. Natigilan si Randall James, bagaman agad ding nakabawi. Siyempre, importante ka. Bakit nga? Ah, basta. Hinawakan nito ang kamay niya. Sige na, Bianca Caroline. Peace na tayo. Binawi niya ang kamay. Hayo na naman kasi ang estrangherong pakiramdam na iyon. Nagsimula lang naman iyon mula nang halikan siya ng binata. Mag-tumbling ka muna. Biglang wika ni Bianca para pawiin ang nagugulo ang isipan. Pag nakatumbling ako, okay na tayo? Naniniguro ang tanong ni Randall James. Napatitig si Bianca sa binata. Kagawin ba talaga nito yun? Mapatawad lang niya? Parang ang pangit tingnan kung tatumbling ang binata. Hindi bagay sa pagiging successful businessman kung gagawa ito ng ganoong bagay. Wag na, hindi bagay sa'yo. Hindi rin naman talaga ako marunong, no? Biglang reaksyon ni Randall James. But I can try, if that's what it takes for you to smile at me again. Halos pabulong na dagdag nito at tumayo na bago pa man siya makapagbigay ng reaksyon. Binuksan nito ang personal refrigerator doon. Spaghetti at cheese? Tumango si Bianca. Kumakalam na rin ang kanyang sikmura. Inilabas ng binata ang container ng spaghetti at isinalang sa microwave oven. Ilang minuto lang ay nasa harap na niya ang umuusok na pagkain. Tumaas ang mga kilay ni Bianca nang bumalik lang si Randall James sa pagkakaupo pagkatapos ilabag sa desk ang container ng pagkain. Hindi ka kakain? Tanong niya.
Patawarin mo muna ako. Nagkibit-balikat siya. Bahala ka? Kinuha na niya ang tinidor. Pinipigilan niya ang mapangitin na makita ang dalawang tinidor ang naroon. Mabilis na lumapit ang binata na magsisimula na siyang kumain. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Siyempre kakain ako. Palalampasin ko ba ang pagkakataong makasabay ka? Isa pa, gutom na rin ako. Kinuha nito ang isipang tinidor at kumain na rin. Nagsalo sila sa iisang container. Hindi mapalagay si Bianca sa klase ng titig at mga sulyap na binibigay ni Randall James sa kanya. Tumayo siya upang makaiwas. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit ang dami niyang napapansin sa binata. Hindi rin niya alam kung bakit nagugulo ang kanyang sistema sa simpleng sulyap lang nito. Ayaw mo na? Marami na ako nakain. Alam mo, James? Oh, yes! Bulalas ito na ikinagulat niya. Yes! Yes! Uy, anong problema mo? Nakakabasag ng eardrum yung sigaw mo ah. Nakakunot noong sita ni Bianca sa binata. Kung makahiyaw kasi, daig pa nitong tumama ng jackpot sa loto. Oh my God! Bakit parang lalong gumagwapo ang lalaking ito? No! Dati naman na siyang gwapo. I mean bakit napapansin ko namang nakikita ng ibang babae sa kanya? Napakagatlabi si Bianca. Hindi niya gusto ang nararamdamang iyon. Hindi yun maaari. Hindi pwede. Bianca! Aha! Ang boses ni Randall ang pumukaw sa kanya. Habang naglalakbay ang kanyang isip, parang nakakahipnotismong titigan ang gwapo mukha ng binata. You just call me James! Hindi ka nagalit sa akin, di ba? Abot-tenga ang ngiti ng binata. Did I? Wala sa sariling tanong ni Bianca. Yes, you did! Wala nang bawian, bati na tayo. Lumapit si Randall James sa pwesto niya at itinayo siya. God, I miss you! Wika nito at niyakap siya. Oh God, this strange feeling again. Saan ba nang gagaling ito? Why do I feel like this? Napaawang ang bibig ni Bianca nang may maisip. No, it can't be! Hindi pwede! Humigpit ang pagkakayakap ni Randall James sa kanya. They just stood still for a while, hugging each other. Na-miss rin niya ang binata. James! Protesta ni Bianca nang hindi pa rin siya binibitiwan ng binata. Pinakawala na siya ng binata. I'm sorry kung nasaktan kita, Bianca. But I swear, hindi lang tayo nagkaintindihan. I mean, I have no intentions of offending you in any way. It's just that... Drop the subject. Hayaan mo na. Wala na yun. Matampuhin lang talaga ako. Hindi ka na magli-leave? Sumimangot si Bianca. You are such a slave driver. Magli-leave pa rin ako. 2 weeks. Kailangan na talaga niya ng bakasyon. Baka ayaw na makakatulong sa nagugulo niyang sistema. Kailangan niyang bigyan ng panahon ng sarili na analisihin ang nararamdaman. 2 days, sabi ni Randall James. Okay, 1 week na lang. Hirit niya. 1 day. James naman, gusto ko ring magbakasyon. Magpahinga. Parang ayaw ko nang magtrabaho. Napapagod na ako. Feeling ko malapit na ako ma-burn out. Himutok niya. Routine na ang buhay ko sa araw-araw. Papasok sa opisina, uuwi sa bahay, matutulog. Kinabukasan ganun ulit. Nagbuga ng hangin ang binata. Sige, payag na ako. Take your time. San ba gustong magbakasyon? I will arrange everything. Hindi ko alam. Ang gusto ko lang munang gawin ay magpatanghali ng gising. Alam mo yun? Iwala kang inaalalang trabaho o schedule na dapat mong sundin. Yun bang hindi planado at organisado ang araw mo? Napatigil si Bianca sa paghihimutok na mapansin ang itsura ng binata. Nakatutok ang mga mata nito sa kanya at pinakikinggan ng mabuti ang sinasabi niya. Hinawakan nito ang kamay niya kapag Juan. Ayaw mo na magtrabaho? May iba ka bang gustong gawin? Napakagatlabi si Bianca upang pigilan ang emosyon. Ang tanong ng binata ay maaaring magbukas sa pangarap na matagal na niyang itinatago. Come on, sweetheart. Tell me. Udyok nito. Napaiyak si Bianca. Maya-maya ay natagpuan na lang niya ang sariling sinasabi sa binata ang matagal na niyang inaasam-asam. I want to paint. I've always dreamt of becoming a well-known artist and holding an exhibition. Finally, nasabi rin niya. Marunong kang gumihit? Halatang nagulat ang binata sa revelasyon niya.
Ang mama ko. I have a very faint memory of her in my head. Lagi kong nakikita sa alaalang iyon na ginuguhit niya mukha ko sa isang canvas. Pagkatapos, yung sunog. I don't know. Siguro painter ang mama ko at namana ko yun sa kanya. Bahagyang dumistansya sa kanya si Randall James at kinulong aluhan niya mukha sa mga kamay nito. Ang nakakandadong silid sa apartment mo. Doon ka nagpipinta? Doon ka rin naglalagay kapag hindi nadadatnan doon kapag weekends? Tumango si Bianca. Ang silid na tinutukoy ni Randall James ay ang kanyang santuwaryo. Ilang ulit na siyang kinukulit ng binata tungkol sa nakasarang silid na iyon. Ngunit tuwing na ay pinagbabawalan niya itong buksan iyon. Oh God! Sambit ni Randall James na tila hinahatian siya ng bigat sa loob ng kanyang nararamdaman. Muli siyang niyakap ng binata. Bakit hindi fine arts ang kinuha mo nung college? Tanong nito habang hinahaplos ang kanyang buhok. Gusto ko sana, kaya nang hindi sinasadyang narinig ko ang parents mo na nag-uusap. Sabi ni tita, sana raw may makatulong ka sa pagtapatakbo ng airline. Tapos, sabi naman ni tito, malay mo, mag-business administration si Bianca. So, ayun, who am I to fail them? You should have told them what course you wanted to take. Katwira ni Randall James. Umiling si Bianca. I am too grateful to them to disappoint them. Isa pa nakakapagpinta pa rin naman ako sa gabi at kapag weekends. Kaya pala ayaw mo kong papuntahin o patulugin sa apartment mo kapag Sabado at Linggo. Yeah. I can't believe I didn't know a thing. I was really clueless. Ang tanga ko talaga. No, James. Hindi mo lang inalalize. Ilang beses mo ako nakitang may pintura pa sa kuko at buhok. Madalas din akong nasa painting supply shop. Natatandaan mo nung nasa US ka? Diba isang set ng paintbrush ang hiningi kong pasalubong? Jeez! Oo nga no? At tanga ko? Napangiti si Bianca. Gusto mong makita ang workroom ko? Pwede? Sure! Ito na kaya ang simula ng kanilang pag-iibigan? Na si Bianca ay may lihim na pagkailang sa kanyang sarili, lalo sa tuwing napapalapit ang binata sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ikaapat na kabanata ng kwentong The Arrogant Boss and Stubborn Secretary. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod ko pang uploads. Maraming salamat po! Basta, papayagan mo na akong mag-leave. He sighed. Gusto mong pumunta sa ibang madsa para makapag-aral? Nagulat si Bianca sa sinabi ng binata. No! Pag-isipan mo, Bianca, I think it's time for me to look for a new secretary. Napamulagat siya. James! It's time for you to choose the path that would make you happy, sweetheart. Follow your heart. Kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Malungkot itong umiti. You're firing me? Basag ang boses sa tanong niya. Yeah! Sagot nitong malamlam ang mga mata. Oh, James! Don't worry! Lalaking kukunin kong assistant para hindi mo pagsilosan. Biro nito, pagkaman hindi umabot sa mga mata ang ngiting nasa mga labi. Dapat lang! Gantin niya at muling yumakap dito. Pag-iisipan ko, parang hindi ko na rin kaya na iwan ang opisinang ito. Lalo na ang boss kong gwapo. Oh, Bianca! If only you knew! Alam ko, James, nasanay ka na sa trabaho ko. Tiyak na mahihirapan ka kapag nawala ako. I promise, pag-iisipan ko ito ng mabuti. Mahihirapan talaga ako, Bianca. I'm sorry. Shh, it's okay, sweetheart. Inakbayan siya ni Randall James. Tara na, show me your masterpiece doon. Doon din ako matutulog, ha? Sure. Wow, are these all your works, Bianca? Tanong ni Randall James sa kanya. Ikinumpas pa ng binata ang mga kamay para iminwestra ang maraming canvas na naroon. Yeah, pangit ba? Alanganing tanong ni Bianca. Ang binata pa lamang ang nakakita ng mga gawa niya. Para sa kanya ay magaganda iyon. Pero siya ang gumawa ng mga iyon at siya rin ang tumitingin kaya syempre maganda ang mga iyon para sa kanya. Wala nang nakakakita ng mga iyon kaya wala siyang kritiko. Walang nagbibigay ng opinyon. Pangit? At sa lagay na yan, wala ka pang formal training. Goodness, Bianca! Sigurado kong tatangkalikin na maraming enthusiasts ang mga gawa mo. You're great! How many pieces do you have?
Do you think you're ready for a solo exhibit? Solo exhibit? James, kailangan makipita ang mga gawa mo, Bianca, para mas marami ang maka-appreciate. Don't worry, sweetheart. Tutulungan ka namin ni Paolo na humanap ng gallery. Proper promotions lang kailangan natin. James, stop! Natawa si Bianca. Mas excited ka pa kaysa sa akin eh. Who wouldn't be? Look at them! Itinuro ng binata ang mga nakatambak na paintings. Karamihan sa mga iyon ay landscape. Buhay na buhay ang mga gawa mo. And this one, saan mo ito natutuhan? Hindi ba two-dimensional yan? Instructional videos. It's a gift. You were born with a talent. He exclaimed. Ikaw talaga? Naniniwala na akong kaibigan nga kita. Pwede ba, James? Kung makapagsalita ka dyan? Please, don't patronize me too much. Na-overwhelm ako. I'm sure, pag nakita yan ng iba, maniniwala ka na sa akin. Most of your subjects are of scenery and landscapes. Marunong ka ng portrait? Binuksan ni Bianca ang isang cabinet. Criticize them! Inilabas niya ang ilang canvas. Portrait ang pinakagusto niyang gawin at abstract naman ang pinakaayaw niya. Detalyado siya magtrabaho, kaya minsan inaabot ng buwan bago siya makatapos ng isang painting. These are beautiful! Teka, bakit wala man lang yung fine line sa mukha ni na mama at papa dito? Magpapagoodshot ka, no? Aminin mo! Natawa siya. Sira, ang ganda at ang kinis naman talaga ng mukha ni tita. Binibiro lang kita. This one! Kinuha ni Randall James ang painting na halaw sa reception ng kasal ni na Matthew at Natasha. Babayaran ka ni Matthew ng milyon para dito, Bianca. Buhay na buhay! At napaka-festive tingnan. And this man, di ba si Nathaniel ito? Itinuro ng binata ang maliit na tao sa larawan. Sumasayaw iyon. Tumango si Bianca. This is Kenneth, Paolo, Timothy. Kumunot ang noo ng binata. Nasaan ako? Kumutit ang noo ni Bianca. Ayan o! Kuhang-kuha naman niya ang mukha ng binata. Bakit hindi nito nakilala ang sarili sa painting? Pumalatak si Randall James. Ako ba yan? Bakit ang gwapo? Akala ko kung sinong artista. Ganyan ba talaga ako kagwapo? Nakangising tanong nito. Ang lakas ng hangin! Ani Bianca na ipinapampaypay pa sa sarili ang sariling kamay. Humalakhak si Randall James. Ipininta ko rin ang kasalin na Paolo, Timothy at Kenneth. They would pay a lot of money for those, sweetheart. Baka nga taasan pa nilang presyo, ipakita mo lang sa kanila mga iyan. Umiling si Bianca. No, bala kong irigalo ang mga iyan sa mga kaibigan mo. They've always treated me well, kaya natutuwa ako sa kanila. Lumapit sa kanya si Randall James at hinawi ang kanyang buhok. Ako, iginuhit mo ba ako? Tanong nito habang matamang nakatitik sa kanya. No. Alanganin siyang umiti. Ah, ganun? Sumimangot si Randall James. Sus! Nagtampo ka naman agad! Pinisil ni Bianca ang ilong ng binata. Yang cabinet na yan. Itinuro niya ang isa pang cabinet. 1 million each ang mga painting na nandyan. 10 pieces lahat yan. Yes! I'll be 10 million pesos richer. Really? Excited na binuksan ni Randall James ang cabinet at humugot ng isang canvas. Bakit nakasimangot ako dito? Like I'm looking for something I don't like. Bianca naman, pababayaran mo to sa akin ng 1 million? Napangiti si Bianca. Kasalanan mo, ganyan ang nakita ko ang tingin mo sa akin noon eh. Hindi ah! Depensa ng binata. Hindi ka lang pala manhid, bulag ka pa. Parinig nito. FYI, I have a photographic memory. Inirapan niya ang binata. Lagi kayang nakakunot ang noo mo. Basta, hindi ko yan babayaran. Kumuha ang binata ng isa pang canvas. Oh, I like this one. Ang tinutukoy ni Randall James ay ang ginuhit niya kung saan nagbabasketball ito. Nang minsang pumunta kasi siya sa mansyon ng mga Fentebella, naabutan niya itong naglalaro kasama mga kaibigan. Eksaktong nag-slam dunk ang binata na makita niya. Hindi mawala sa isip niya ang tagpong iyon. Ibig sabihin, kailangan niyang iguhit yun. Ganon siya. Kapag may tagpo o pangyayaring hindi mawala sa kanyang isip, ibig sabihin nasa kondisyon ng kamay at katawan niya para gumuhit.
Ganito ba talaga ang reaksyon nila nang mag-slam dunk ako? As far as I could remember, yes. Yan, babayaran ko yan. Pero yung isang yun, na. Tukoy ni Randall James sa naunang larawan at muling kumuha ng ISS. Let's see this one. Wow, do I look this authoritative? Nilingon siya ng binata. Sa painting na iyon, nakaupo ito sa likod ng sariling desk. Seryoso ang anyo. Para namang hindi mo alam na ganyan ka. Lumapit si Bianca sa cabinet at kumuha ng isa. This is my favorite. Iniabot niya iyon kay Randall James. Isang beses lang kita nakitang ganyan. You know, your guard was down, your eyes were dreamy. No, not dreamy. It was more like you were showing your love through your eyes. You were looking so fondly at someone, with no regard for the rest of the world. Sinong tinitingnan mo dyan, James? Tama ba ako? Mahal mo siya? I didn't know you were capable of such emotion. Yeah! Anang binata habang nakatitig sa larawan. Bakit hindi mo pinakilala kina tita? Isang bahagi ng kalooban ni Bianca ang nais magprotesta, saka lamang may ibang babaeng minamahal ang binata. Kilala na siya ni na mama. Talaga? Bakit hindi ko alam? Bakit walang nababanggit si tita? Ipinilig ni Bianca ang kanyang ulo. May kakaiba talagang nangyayari sa kanya. Naging kayo, o baka naman ginawa mo lang fling yung babae? No, of course not. I will never do that to her. Banayad na sagot ni Randall James. Talaga? Bago yan na. Alam ba nung babae? Tumingin si Randall James sa kanya. Mali! Hindi pala tumingin kundi tumitig. Parang hinihigop ang kaluluwa niya sa paraan ng pagtitig ng binata sa kanya. Completely clueless. I bet she doesn't even know I exist. Himala yan, James. May babae pa palang immune sa'yo? Naiintriga tuloy ako makilala siya. Bakit hindi mo ligawan? Ah, oo nga pala. Hindi ka marunong nun. Tumawa si Bianca ng pagak. You wanna know a little secret, James? Do you think you can handle this little secret of mine? Kinuha niya ang stool na ginagamit sa pagbibinta at umupo roon. Little secret? Baka naman may tinatago kang nuclear bomb dyan. O kaya, plano mong i-assassinate ang presidente. Lumigid ang binata sa likuran niya at ipinatong ang mga kamay sa kanyang balikat. Ang morbid mo! Walang bomba? O sige, fire away! Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na I used to have a crush on... Naramdaman niya ang tensyon sa mga kamay ni Randall James na nasa balikat niya. Lalo siguro itong magugulat sa susunod niyang sasabihin. Lihim siyang napangiti. I used to have a crush on you. Humigpit ang mga kamay ni Randall James sa kanyang balikat. Hindi niya makita ang reaksyon nito dahil nasa likuran niya ang binata. What? You had a crush on me, Bianca? Tila excited na tanong nito. Used to, James. I used to have a crush on you. Umalis ang binata sa likuran niya at umupo sa sahig. Ipinatong nito ang ulo sa kanyang hita. Nakita pa niya ang pagdaan ng kung anong emosyon sa mga mata ng binata. What happened? Hinaplos niya ang buhok nito. Well, nawala rin eventually. Lagi mo kasi akong inaaway at inaasar. Nang ma-outgrow ko ang feelings ko, si Attorney De Castro na naging crush ko. Kasi kung hindi naman kita aaway na taasarin, hindi mo ako papansanin. Tagus-tagusan lagi ang tingin mo sa akin. Malumanay na sabi ng binata. Anong sinasabi ng binata? Nagkibit balikat na lang si Bianca. Naging crush naman talaga niya si Randall James noon. Kuwapong gapo siya sa nag-iisang anak na mag-asawang tumulong sa kanya. Inisip pa nga niya na siya si Cinderella at si James naman ang kanyang Prince Charming. Pero dahil nga lagi siyang iniis ito, kaya napalitan din ng inis ang paghanga niya sa binata. Lagi siyang naiinis noon kapag dumadalaw siya sa mansyon. Lagi kasing nakapako sa kanya ang mga mata ni Randall James na tila binabantayan ang bawat kilos niya, na para bang magnanakaw siya o kaya baka may mabasag siyang mamahaling kasangkapan sa bahay ng mga ito. Hindi niya ma-imagine noon kung ano ang kalbaryong daranasin niya kung makakasama niya sa isang bubong ang aruganteng binata. Inalis ni Bianca ang ulo ni Randall James sa kanyang hita at tumayo na siya. Paano, James? 10 million ang babayaran mo sa akin, ha? Biro lang yun. Tumango ang binata. Hey, masyado kang seryoso. Para kang nahipa na masamang hangin dyan. Binibiro lang kita.
Ikaw talagang lalaki ka, andali mo namang magpakawala ng 10 milyon. You deserve it. No, kung gusto mo, bilhan mo na lang ako ng painting materials. Deal? Sige, kumpleto ka naman sa travel documents, diba? We will go to New York. I'll fly the plane myself. Ang lakas ng trip mo. Bibili lang ng painting materials, kailangan pa talagang pumunta sa New York? Pwede namang dito na lang. At saka ikaw ka mo magpipiloto. Licensed pilot ba ang binata at may personal chartered plane na ginagamit kapag tinatamad itong magmaneho papunta sa mga probinsya? Ang sabi pa sa kanya ni Tita Jasmine, binili na raw ni Randall James ang eroplano mula sa sariling pera. Randall James named the plane Braver. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang pangalang napili ng binata. Later that year, she discovered that Braver stood for James Ferry. Hindi na siya nag-abalang alamin pa kung anong ibig sabihin noon. Muling inabala ni Randall James ang sarili sa pagtingin sa mga painting. Yeah! Hindi lumilingon na tago nito. Lalong ayoko! Mamaya niyan, bagsak mo pang eroplano. Ayoko pang mamatay, no? Biro ni Bianca na hindi naman pinansin ang binata. Nagkibit balaykat na lamang siya na tila wala na sa mood ang binata. James, magluluto na ako. Anong gusto mong ulam? Bahala ka na! Okay! Mukhang wala talaga sa mood ang binata. Dati, nagsasuggest ito ng iluluto niya. Tinungo na ni Bianca ang pinto. Bianca! Lumingon siya. Bakit? Sandaling natahimik si Randall James, ngunit talata sa mukha na may nais sabihin. Kapag kuway umiling ito. Wala! Okay! Lumbas na si Bianca ng silid. Nagpalit muna siya ng damit pambahay bago hinarap ang pagluluto. Sinigang na baboy ang napili niyang iluto. Paborito iyon ni Randall James. Mabuti na lang at nakapamaleng kasi yan ang nagdaang araw. Dahil madalas kumain doon ang binata. Salitan sila sa pagbabayad ng mga pinamalengke. Hindi siya pumayag na laging si Randall James ang magbabayad sa mga iyon. Abala na si Bianca sa paghahanda ng mga gagamitin Ricardo nang may umihip na hangin sa kanyang batok. Ay, kalabaw! Bulalas niya. Nakatali kasi ang kanyang buhok sa tuktok ng ulo, kaya naka-expose ang kanyang batok. Paglingon niya ay naroon si Randall James. Hindi na mukhang pinagsakluban ng langit at lupa ang itsura. Mukhang normal na ulit si James. Papatayin mo ba ako sa gulat? Angil niya. Gumisi ang binata. Nakakatuwa kasi yung mga balahibo mo sa batok. Itinaas ito ang kanyang kamay. Jeez! Anong fertilizer ang gamit mo? Malapit ka ng mag-ani, oh! Anitong sinuri ang kanyang kilikili. Gumisi pa na nakakaloko. Binawi ni Bianca ang kanyang kamay at hinampas si Randall James sa braso. Excuse me, wala akong buhok sa kilikili, no? Tiningnan niya ang kanyang kilikili. Naka-sleeveless shirt kasi siya. Proud siyang ipagmalaki ang kilikili dahil makinis at maputi iyon. At tulad ng sinabi niya, hindi iyon tinutubuan ng balahibo. O kung tutubuan man, napakanipis at hindi napapansin. Ikaw nga dyan, para ka ng gorilya sa dami ng balahibo mo. Hinawakan niya ang mukha ni Randall James at ikiniling-kiling. Putit hindi ka nagpapatubo ng bigote dahil ayaw ko sa lalaki may bigote. Mabuti naman at alam mo. Wala sa loob na sagot niya. Hinuli ng binata ang kamay niyang nakahawak sa mukha nito. Bianca? James? Nakakailang ang klase ng pagtitig nito sa kanya habang hawak ang kanyang kamay. Bianca! Nagulat siya nang kabigin siya ni Randall James. Nakatitig ito sa mga mata niya, kaya ganoon na lang ang pagkabog ng kanyang dibdib. Sari-saring emosyon na nababasa niya sa mga mata ng binata. Ganoon na ganoon ang anyo ni Randall James sa isa sa mga pininta niyang larawan dito. Ang paborito niyang portrait nito ay muling nabigyan ng buhay. Oh my God! Anong ibig sabihin nun? And before Bianca knew it, Randall James' mouth was already claiming hers, tasting the sweetness of her lips. Banayad lamang ang halik sa umpisa, tila nalalan siya, hanggang sa tila lumipad na sa isip niya at hindi pa man iyon nakakagawa ng desisyon kung anong dapat niyang gawin. Natatangay siya ng halik ni Randall James para iyong demonstration na kailangan niyang gayahin. Bawat paggalaw ng mga labi ng binata, bawat pagsimsim ay kakaibang sensasyon ang hatid sa kanya. At nagtagumpay ang binata sa pagtuturo sa kanya, tala susundan na niya ang bawat galaw ng mga labi nito. Nakuha na niya ang ritmo. Her body relaxed as she tentatively kissed him back.
sinasalubong niya ng kaparehong init ang bawat halik ni Randall James. Lalo pa nitong pinalalim ang halik. His kisses became more passionate and darling, and he claimed her lips fully. The experience was new and overwhelming. Bianca didn't know that a kiss alone could awaken 1,000 pleasures. "Oh, Bianca," sambit ni Randall James nang pakawalan ng kanyang mga labi at ikulong siya sa mga bisig nito. Nakahimlay ang ulo ng binata sa pagitan ng leeg at balikat niya. Tumatayo ang mga balahibo niya dahil sa mainit na hininga nitong tumatama sa sensitibong balat sa kanyang leeg. "James?" Bahagyang nilayo ni Bianca ang sarili sa binata. Ngunit lalo lamang siyang hinapit ang binata. "Just let me hold you." At bago pa makapagprotesta siya, sinakop na ulit ni Randall James ang kanyang mga labi. Makapugtong hininga ang halik na binigay nito sa kanya bago siya pinakawalan. "Sleep tight, sweetheart. Hindi na ako dito matutulog dahil baka hindi ko makontrol ang sarili ko. Will you be okay here?" Nakamaang nanapatango na lamang si Bianca. Tila ayaw gumana ng kanyang isip ng mga sandaling iyon dahil hindi niya alam kung paano magre-react sa nangyari. "Aalis na ako, sweetheart. Ako na maglalak ng front door," sabi ni Randall James. Dinampian pa nito ng halik ang kanyang noo bago tumalikod. "Bianca?" Nakamaang pa rin na tumingin siya kay Randall James. Humangpang ang binata pabalik at kinulong siya sa mga bisig nito. "Everything will be alright, sweetheart." Mahinang wika nito bago tuluyang lumabas. Halos mag-uumaga na ng hilahin ng antok si Bianca. Gayunman, maaga pa rin siyang nagising. Nagmulat siya ng mga mata ngunit hindi pa siya bumangon. Nakatitig lang siya sa kisame. Kagigising pa lang niya ngunit okupado na agad ni Randall James ang isip niya. Bumangon siya at ipinilig ang ulo. Pumasok siya sa banyo para mag-shower. Baka sakaling lumilaw ang isip niya kapag nakaligo na siya. Ngunit walang epekto iyon. Di naman ni Randall James ang kanyang mga labi. Parang nararamdaman pa niya roon ang mga labi ni Randall James. Pumikit siya. Napakarami ng katanungan sa isip niya. Naguguluhan siya. Nagmamadali siyang nagbihis. Lumabas siya ng bahay at saka sumakay sa kanyang kotse. Umikot-ikot lang siya sa Metro Manila. Nang mapagod, pumasok siya sa isang mall. Bumili ng tiket sa sinahan at nanood ng pelikula. Ni hindi niya tiningnan kung anong palabas sa sinihang pinasok niya. Sa kamalas-malasan ay love story ang pelikula. Panay ang tili ng mga nanonood dahil nakakakilig naman talaga ang mga eksena. Umiikot ang kwento sa bidang lalaki na anak ng governor ng Pilipinas at sa bidang babae na nagtatrabaho sa isang non-government organization. Mismo ang governor ang nakiusap sa bidang babae na bantayan ang anak nito. Posible nga kayang umibig ang anak ng governor sa isang pangkaraniwang tao? Ipinilig ni Bianca ang kanyang ulo. Sa pelikulang siguro mangyayari ang ganoon. Bumabenta lamang ang mga ganoong pelikula dahil mahilig ang mga nanonood sa happy ending. Pero si Prince Harry, kinasal sa isang simpleng babae, di ba? Pwede mangyari mga fairy tale. Anang isang bahagi ng isip niya. Umiling si Bianca sa isiping yun. Oo nga, at ikinasal sa isang prinsipe si Meghan Markle. Gayunman, alam niyang mayaman rin ang pamilyang pinagmula ng babae. Ikinabit lamang kay Meghan ang salitang commoner dahil hindi ito galing sa kilalang angkan. Lumabas si Bianca ng sinehan nang hindi pa tinatapos ang pelikula. Pumasok siya sa isang restaurant para kumain. Pagkatapos, inubos ang oras sa pag-iikot sa mall. Nang manakit ang mga paa, pumasok siya sa bookstore at bumili ng bagong libro ni Celestine Navarro. Fan siya ng babae. Kompleto ang koleksyon niya ng mga libro nito. Ikinagulat nga niya nang malamang ang best-selling writer pala ng childhood sweetheart ni architect Kenneth Villarreal. Ilang beses din kasi niyang naririnig noon na magkaibigan ang pangalang Celestine Navarro. At dahil mabait naman sa kanya si Kenneth ang lalaki, pinakausapan niya para papirmahan ang libro sa asawa nito. Nagulat si Bianca na makita ang oras sa kanyang laro. Hapon na, hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Ipinasya niyang umuwi na. Magbabasa na lamang siya ng libro sa bahay. Baka sakaling mawala sa isip niya si Randall James. Ganoon na lang ang kabog ng kanyang dibdib na makita ang sasakyan ng binata sa harap ng kanyang apartment. Kung pwede lang na ibuwelta niyang sasakyan pabalik, ginawa na niya. Ngunit nakatayo si Randall James sa harap ng pinto ng kanyang unit at mukhang nakita na siya. Kinalma ni Bianca ang sarili.
Kinuha niya mga pinabili at bumaba na sa sasakyan. "Where have you been?" nakakunot noong tanong ni Randall James. Nagkibit balikat si Bianca. "Sa mall," sagot niya. Pumasok na siya sa bahay pagkatapos buksan ang pinto, saka tuloy-tuloy na nagtungo sa kanyang kwarto. Sumunod si Randall James sa kanya. "Maghapon? Bakit hindi mo sinasagot ang phone mo?" Kinuha ni Bianca ang cellphone sa bag niya. "Battery empty." Bali, walang sagot niya. Kinuha niya ang charger at sinaksak iyon. "Dapat, bumili ka na ng bagong battery. Nasa mall ka na, hindi mo pa naisip yun?" Umilod ang ulo niya sa kakasinghal ng binata. "Tigilan mo nga ako, James. Ano bang problema mo? Namasyal ako at ayoko mag-isip ng kahit na ano. Bakit ko po problemahan ang liltik sa cellphone na yan?" Padabog din lipag niya sa kama ang mga pinamili. Nawala ang pagkakakunot ng noon ni Randall James. "Maghapon kang nawala. Ano ngayon? Hindi na ako bata para hindi malaman ang daan pa uwi." Angil niya. Sumusobra na ang binata sa pakialam sa kanya. "Sorry. Lumabas ka. Magbibihis ako. Nag-alala lang naman ako, Bianca." Kinalma niya ang sarili. "Oo na. Sige na. Nag-alala ka na ako na nag-alala. Lumabas ka na at magbibihis ako." "Wag na. Maganda ka ng gamit mo na good for 3 days. "At bakit?" "Out of town. Kasama sina Matthew, Timothy, lahat." "Hindi ako sasama." "Ano naman ang gagawin niya roon? Tiyak na ma-out of place lang siya sa mga kaibigan nito." "Sasama ka." Binuksan ni Randall James ang isang cabinet at nilabas ang traveling bag na naroon. "Kanina ko pa sana gagawin ito. Kaya lang alam kong ayaw na ayaw mong pinapakialaman ng mga gamit mo." Nang gilala si Bianca nang tunguhin ni Randall James ang tukador. "Anong gagawin mo?" "Ako na maghahanda ng mga dadalhin mo." "James, subukan mo lang." Kumuha na ang binata ng ilang pirasong damit. "Wala dapat jeans dahil beach ang pupuntahan natin." Kumuha rin ito ng ilang shorts, towel at kung ano-ano pa. "Parang may kulang." "Yeah, right?" Binuksan naman ng binata ang lalagyan ng mga underwear niya. "At paano nito nalaman kung nasaan na mga iyon?" Mabilis na lumapit si Bianca sa binata at iniharang ang sarili. "James, ginagalit mo pa talaga ako?" Nanggigigil na tanong niya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang hawakan siya ng binata sa bewang. "Sasama ka sa amin, okay? So, alis na dyan, sweetheart. Ako nang bahala sa mga gamit mo." "Hindi nga ako sasama. Pagod ako. Maghapon ako naglakad. Gusto kong magpahinga." Kunwari ay galit na sabi ni Bianca, ngunit ang atensyon niya ay nasa mga kamay ng binata na nasa bewang niya. "Sa kotse ka na lang matulog, hindi kita gagambalain. Isa pa, beach ang pupuntahan natin. Makakapag-relax ka dun." Pangungumbinsi pa nito. Napabuntong hininga na lamang si Bianca. Tiyak na hindi rin siya mananalo sa binata. "Oo na! Sige na! Labas na at ako nang bahala dito." "Good!" Bahagya pa niyang naramdaman ang pagpisil ni Randall James sa kanyang bewang bago siya iniwan at inirapan niya ng matinalata. "Makakaganti rin ako sa iyo, Randall." Gumisi lang ang binata. At dito na po nagtatapos ang 5 kabanata ng ating kwentong The Arrogant Boss and the Stubborn Secretary. Sana po ibuli niyo akong samahan sa mga susunod pang mga uploads. Maraming salamat po! Hi Bianca! Welcome! Sabay-sabay na wika ng 4 na pareha na makababa sila ni Randall James ng sasakyan. "Hello!" Kiming bati ni Bianca. Nakipagbeso ang mga lalaki sa kanya. Ang mga babae naman ay niyakap pa siya. "Welcome to the family, Bianca!" Wika pa ng mga babae. "Hi naku girl! Huwag kang mahiya! Ganyan din ako nung una. You'll get used to it eventually." Wika ng asawa ni Paolo na si Kathleen. "Pahinga muna ngayong gabi. Bukas pa magsisimula mga activity natin. Magkakatabi lang ang mga cottages natin." Wika ng asawa ni Kenneth na si Celestine. "Huwag kang magtaka kung hindi mo makikita ang mga bata, Bianca. Naiwan muna sila sa kanya-kanyang lola. This is our getaway." Natatawang sabad ng asawa ni Matthew na si Atasha. Sinangayunan ng 3 babae ang sinabi ni Atasha. Napangiti si Bianca. Ginagawa ng mga babae ang lahat para maging at ease siya. "Huwag ka ring magtataka kung hindi mo makikita ang mga binata. Sina Nathaniel at Harold.
hindi nila trip ang couple's getaway. Sabi naman ng asawa ni Timothy na si Marian. Couples? Ulit ni Bianca. Yup. Paano Bianca? Bukas na lang ha? Yung cottage nga pala sa dulo, ang pinaka-kusina natin. Nandoon ang lahat ng beverages and food. Bili ni Atasha. Kapag kuway umalis na ang mga babae. Noon naman lumapit sa kanya si Randall James. Saan ang cottage natin? Nagtitimpi ng inis na tanong ni Bianca. Susunduin na nga kita. Saan ang leftmost? Nakakunot noong sagot ni Randall James. Halatang naguguluhan sa inaasal niya. Nang gagalaiting tinungo niya ang cottage na sinabi ng binata. Agad naman na sumunod ito sa kanya. Hoy Bianca! Tinutopa ka na naman ba? Mabilis na sinara ni Bianca ang pinto na makapasok sila sa cottage. Anong kalukuhan to, James? Bakit sabi ni Marian couples getaway to? Ayusin mong paliwanag mo kung ayaw mong malintikan ka sa akin. Hindi ito kalukuhan, Bianca. Gusto ko lang na makapag-relax ka. Masyado ng kamong routine ng buhay mo, kaya ito. Fresh air, new activities, new environment. Yun lang. Paliwanag ni Randall James. Masyado mo nang pinapakilaman ang buhay ko, James. Angil niya. Natigilan ang binata. Ganun ba? Saglit itong natahimik ulit. Kapag ko ay tinungo ang pinto. Magpapaalam lang ako kay na Matthew. Iuuwi na kita. Seryosong pahayag nito. Wag na. Magmumukha ka lang ewan at magmumukha naman akong killjoy sa okasyong to. Nandito na rin lang. Sige, magstay tayo katulad ng gusto mo. Excuse me, magpapahangin lang ako. Lumabas si Bianca ng cottage at nagtungo sa dalampasigan. Tuluyan na siyang nahulog kay Randall James. Yun ang sigurado ni Bianca. Mahal na niya ang binata. Ang kakaibang nararamdaman niya tuwing nagkakadikit sila na dati ay hindi niya mawari kung ano ay napangalanan na niya. Pagmamahal pala iyon. She fell in love for the first time and she fell hard. Bakit kailangan kay Randall James Fuentebella pa siya mahulog? Boss niya ang lalaki at naging kaibigan na rin. Anak pa ito ng mga taong pinagkakautangan niya ng loob. Ano na lang ang sasabihin ng mag-asawang Fuentebella? Ang sasabihin ng lahat na oportunista siya o kaya social climber. Wala siyang pwedeng ipanlaban sa sasabihin ng mga tao kung sakaling... Pinahid ni Bianca ang mga luhang naglandas sa mga pisngi niya. Ang lalaking yun kasi, animo napakahalaga niya kung ituring ito. Ipinaramdam sa kanya na espesyal siya. Masyado itong naging malambing sa kanya. Kung hindi sana ito lumapit ng lumapit sa kanya, baka hindi siya nahulog. Hindi sana siya nahihirapan ngayon. Siniguro muna ni Bianca na walang bakas ng luha ang mga mata bago siya bumalik sa cottage. Sasayawan na lang niya ang kasalukuyang tugtog. Magpapatangay siya sa agos. Nakahiga si Randall James. Sa kama, pagpasok ni Bianca. Nakadilat, nakatitig sa kisame habang ang kanang braso ay nakapatong sa noo. Gutom na ako. Aniya sa pilit pinakaswal na boses. Bumangon ang binata. Ikukuha kita ng pagkain. Sasama ako. Okay. Walang imikang nagtungo sila sa cottage kung saan naroon ang mga pagkain. Napailing si Bianca. Mukhang dinamdam ni Randall James ang pag-angal niya rito kanina. Saan mo gustong kumain? Tanong ng binata pagkatapos maglagay ng pagkain sa mga plato. Dito na lang. Ang weird pala kapag seryoso si Randall James. Pero dati naman hindi siya apektado kung seryoso. Nakaangil man ang binata. Pero ngayon, parang nakakailang na ewan. Dati yun, Bianca. Iba na ngayon. Sangkot na kasi ang puso mo. Sorry, sabi niya na magsimula na silang kumain. Nagangat na mukha si Randall James mula sa pagkakayo ko sa sariling plato. Sorry sa outburst ko, sa tantrums. Nagkibit-balikat ang binata. Wala yun. Anito at muling bumalik sa pagkain. Galit ka ba? Hindi nakatiis na tanong ni Bianca. No, why are you so quiet? Wala, feel ko lang magpakaimo. Gumuhit ang matipid na ngiti sa mga labi ni Randall James, ngunit hindi iyon umabot sa mga mata nito. Pilit ang ngiting iyon. Itinuon na lamang ni Bianca ang atensyon sa pagkain. Mukhang wala na talaga sa mood ang binata. Sa kama ka matulog, Bianca. Dito ako sa lapag. May mga extra namang comforter na pwedeng ipansapin.
wika ni Randall James sa kanya pagbalik nila sa cottage. James, huwag ka nang tumanggi. Kumuha ng towel at pamalit na damit ang binata. Mauna na ako mag-shower, ha? Tumango si Bianca. Umupo na lamang siya sa kama habang hinihintay itong matapos mag-shower. Ang weird pala kapag ganoon si Randall James. Hindi siya sanay na tahimik ang binata. Ilang minuto lang tapos nang maligo si Randall James. Your turn! Okay. Nang matapos siyang mag-shower ay nakahiga na ang binata sa comforter na inilatag nito sa lapag. May nakapasak na earphone sa magkabilang tenga nito habang kinukuting-ting ang cellphone. Humiga na si Bianca sa kama. Good night, James. Wika niya bagaman duda siya kung maririnig ng binata ang sinabi niya. Ngunit bumangon ito. Lumapit sa kanya at hinagkan siya sa noo. Good night. Ipinikit ni Bianca ang mga mata. Nanatili siyang nakapikit kahit hindi pa siya inaantok. Marahil ay isang oras ang lumipas nang maramdaman niya ang maingat na paglabas ni Randall James ng cottage. Hindi siya nakatiis, kaya bumangon siya maya-maya para sumilip sa labas. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita niya ang binata na nakaupo sa dalampasigan habang paray ang hagis ng maliliit na bato sa tubig. Nagdadalawang isip si Bianca kung pupuntahan si Randall James o hindi. Sa bandang huli, pinili niyang hayaan na lang muna ang binata. Marahil ay gusto nitong mapag-isa. Bumalik na siya sa kama at pinilit na makatulog. Bukas na niya kakausapin ang binata ng maaga. Nagising si Bianca kinabukasan. Napamulagat siya ng pagbangon niya. Nakita niya si Randall James na nakaupo sa sahig habang nakayokyok sa gilid ng kama ang ulo. Marahil ay hindi nito natiis ang matigas sa sahig at pinili na lang na matulog ng nakaupo. Naawa siya sa binata. Ni hindi niya namalayan kung anong oras ito bumalik sa cottage kagabi. Hindi niya napigilang haplusin ang buhok ng binata. James? Ungol nito. Lumipat ka na dito sa kama. Hindi ka tuloy nakatulog ng maayos. Masakit ba ang likod mo? Nakayokyok pa rin si Randall James, ngunit hinagilap ng kamay. Ang kamay niyang humahaplos sa buhok nito at hinawakan ng iyon. James, ano? Masakit ba ang likod mo? Umakyat ka na dito sa kama. Hindi umimik ang binata. Hoy! James! Ang aga-aga ang ingay mo, Bianca. Saway nito sa kanya sa namamaos na tinig. Napangiti si Bianca sa tono ng pagsasalita ng binata ay mukhang okay na ito. Yumuko siya at hinagga ng binata sa ulo. Mabuti naman at lumipas na ang tampo nito. Good morning! Bati niya. Morning! Bumaba si Bianca ng kama at umupo sa sahig. Masakit ang likod mo? No! Tinapik niya ang balikat ni Randall James. Lipat ka na sa kama! Naghikab ang binata at saka nag-inat ng mga braso. Bumaling ito sa kanya na nakapikit ang isang mata. Ang buhok ng binata ay parang pugad ng ibon sa gulo. Napangiti si Bianca. Hinding-hindi malalaman ni Randall James na gapong-gapo ang tingin niya rito ng mga sandaling iyon. Magandang mag-umpisa ng umaga kapag ito ang unang tao makikita niya. Ang ingay mo, Bianca! Paano pa ako makakatulog niyan? Nakasimangot na wika ni Randall James. Hindi mo na nga ako pinatulog sa lakas ng hilik mo kagabi. Hanggang ngayon nag-iingay ka pa rin? Ano? Hoy, Randall James! Hindi ako naghihilik, no? Paano mo malalaman eh para kang mantika kung matulog? Tumutulog pang anaway mo. Yuck! Hinampas niya ang binata. Ow! Bianca! Sinisira mo agad ang araw ko. Nakakainis ka! Tumayo siya at lumayo kay Randall James. Ngunit nakakailang hikbang ba lang siya nang mapatili? Pinangko siya ni Randall James at ibinalik sa kama. Nakulong siya sa pagitan ng mga bisig ng binata. Shhh! Nakakabasag ng eardrum ang tili mo, sweetheart. Ikaw rin. Baka kung anong isipin ni na Kenneth sa kabilang cottage. Natutop ni Bianca ang bibig. Pumikit si Randall James habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Hindi makagalaw si Bianca. Naninigas na yata ang mga kalamnan niya sa tensyon. Ano ba ang ibig sabihin ng kinikilos ng binata? Dapat ba siyang umasa? Bahala na. I might as well seize the moment. Saka na ako mag-isip. Maya-maya umangat ang mukha ni Randall James. Good morning, Bianca. Nakangiting sabi nito. Good morning, James. Napapikit siya nang dumampi ang mga labi ng binata sa sulok ng kanyang mga labi. Did you sleep well?
Hinawi ni Randall James ang ilang hibla ng buhok na nakatabing sa kanyang mukha. Tumango si Bianca. Good! Halika na! Let's get some coffee. Early riser ang mga kasama natin. Parang ikaw. Baka lalo kang mahiya kapag tayo na lang ang wala. Bumaba na sila ng kama. Magpapalit muna ako ng damit, James. Mauna ka na. I'll wait outside. Mag-i-stretching lang muna ako habang hinihintay kita. Take your time, sweetheart. Tinungo na ng binata ang pinto. James! Tawag ni Bianca bago pa magbago ang isip niya, sinugod na niya ng yakap ang binata. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. Ramdam na ramdam niya ang tibok ng puso ng binata. How I wish I owned your heart, James, and that it beats for me. Wow! Reaksyon ni Randall James sa ginawa niya. You're wonderful, James. Halos pabulong na sabi niya. Bianca, you make me feel as if I am special, that I deserve your attention. Sinanay mo ako, James. Bakit? Paano? Paano kapag nakita mo ang mga babaeng mamahalin mo? Paano ko? Paano ko magsisimula uli? Ang daya mo. Bakit mo ako sinanay ng ganito? Daing niya. Humaplos ang kamay ni Randall James sa kanyang buhok. I already know who she is. Bianca, matagal na. I'm already loving this special girl. Naniga si Bianca sa sinabi ng binata. James! Napakagatlabi siya. Inipon ang lahat ng lakas upang pigilan ang pag-alpas ng mga luha. Pero hindi siya nagtagumpay. Tila biglang nagkaroon ng bukal ang kanyang mga mata at tuloy-tuloy na pag-agos ng mga luha niya. Bianca, sweetheart, don't cry. I guess we really need to part ways. Basag ang boses na sabi niya. Ang daya mo, James! Sumigok siya. Bianca, look at me! Ikinulong ng binata ang luhaan niyang mukha sa mga kamay nito. Bianca, could it be possible? Oh hell, I'm not good at this. Tumikim ito. Bianca, sweetheart, could it be possible for you to fall in love with me? Kahit hindi ngayon, kahit bukas o sa isang araw o sa isang taon, could you possibly in love with someone like me eventually? What are you talking about? I'm not good at this, but please listen. Bianca, I've been loving this girl for so long. Her gracefulness, her natural beauty, her tough personality. I've always loved everything about her. Nag-iwas si Bianca ng tingin. Sumusugat sa kanyang puso ang mga salitang binibitawan ni Randall James. Ang swerte naman ng babaeng iyon. I love you, Bianca. My fairy, Bianca. Napamulagat si Bianca at nanlalaki ang mga matang napatitig kay Randall James. Totoo ba ang narinig niya? O narinig lang niya iyon dahil yun ang gusto niyang marinig? I love you! Muling deklara ni Randall James. Bumitiw si Bianca sa binata at napaupo sa kama. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig. Kahit pa nga yun ang matagal nang inaasam ng kanyang puso. Huwag mo akong pahirapan, James. How will I believe you? Lagi mo akong inaaway noon. Ngumiti ang binata kapag kuway umupo sa sahig at saka pinatong ang ulo sa kanyang hita. Dahil hindi mo man lang ako makita noon, Bianca. You were always quiet. Parang nilalagpasan lang ako ng mga mata mo na parang hindi ako nag-e-exist. Nang asarin na kita, at least nakakakuha ko ng reaksyon mula sa'yo. Kinakausap mo ako kahit pa nga galit ka. That was enough for me, sweetheart. Mas gusto ko na yun kaysa walang komunikasyon sa'yo. At dito na po nagtatapos ang ika-anim na kabanata ng kwentong The Arrogant Boss and the Stubborn Secretary. Sana'y muli niyo akong samahan sa mga susunod pang mga uploads. Maraming salamat po! And then, we became okay and we became friends. Lalo ko naduwag. I don't know. Alam ko naman na pagmamahal sa kapatid o kaibigan lang ang kaya mong ibigay sa akin. At natakot ako na baka pagkatapos ito, tuluyan ka na magbago. Tuluyan mo na akong iwasan at layuan. Napangiti si Bianca at nagbubunyi ang puso. Humaba yata ng ilang pulgada ang kanyang buhok. Pakiramdam niya ay ang ganda-ganda niya ng mga sandaling iyon. Nakasimangot na bumaling siya kay Randall James nang may maalala. Bakit sabi mo noon hindi ako papatulan ni Attorney Harold? Aba, sumama yata ang loob niya doon.
Because he knows how I feel about you, sweetheart. Nakangiting sabi ni Randall James. Sana walang magbago, Bianca. Wala sana akong pagsisihan sa mga revelasyon ko ngayon. Siguro natatawa ka sa akin. Ang yabang-yabang ko, pero tameme naman ako pagdating sa'yo. Ang tapang mo kasi. Nakakatawa nga ang binata. Sino mag-aakala ng arrogante ang matinik niyang boss? May lihim palang pagtingin sa kanya. Magbabago ang lahat, James. Oh my God! Tila nahintakot ang sabi nito. Hinaplos ni Bianca ang buhok ng binata. I love you too, James. Bianca? Biglang tumayo at umupo sa tabi niya. Agad na pumulupot ang isang braso sa balikat niya. You love me too? Tumango si Bianca. Oh God, sweetheart! Tumayo si Randall James at nagpalakad-lakad sa loob ng cottage. Pagkatapos ay umupo ulit ang binata sa tabi niya. Really? How? I mean, since when? Hindi magkandatuto ang tanong ni Randall James. Ngunit hindi pa man bumubuka ang bibig ni Bianca para sumagot, kinabig na siya ng binata at niyakap ng mahigpit. That day, you kissed me at the office? Binago mo ang tibok ng puso ko. Bahagyang naglagay ng distansya sa pagitan nila si Randall James. Slap me, Bianca. Tell me I'm not dreaming. Oh, James. Baka akong nananaginip lang. Can I kiss you? Ngayon ka pa nagpaalam. Natatawang bulalas ni Bianca. Kiss me, James. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Walang gaanong alam si Bianca kung paano humalik, kaya ginala na lang niya ang paggalaw ng mga labi ni Randall James. Pareho silang kinakapos ng hininga na maghiwalay ang kanilang mga labi. Napangiti sila sa isa't isa. Pagkatapos ay muling naghinang ang kanilang mga labi. Sa pagkakataong yun, mas naging malalim ang halik na naghatid kay Bianca ng mas maraming sensasyon na noon lang niya nadama. Kung hindi pa nila kailangan sumagap ng hangin, hindi pa sila magbibitiw. Bianca, oops, tama na, sumusobra ka na. Natatawang saway niya kay Randall James nang akmang aangkin naman ang kanyang mga labi. Hintayin mo na ako sa labas, James. Ngumiti ng pilyo ang binata. Bakit kailangan ko pang lumabas? Pwede kang magbihis kahit nandito ako. I won't mad at all. Randall? Pinandilatan niya ang binata. Sweetheart, huwag mo nga akong tawagin ng ganyan kapag kasama ko si Papa. Lagot ka dun. Baka akalain niya, ayaw mo sa pangalan niya. Sabi ni Randall James. Siya nga pala, nakikipag-date ka pa ba sa Trista na yun? Naningkit ang mga matang tanong nito. Ano sa tingin mo? Bianca Caroline? Gusto mong bankrap ang lalaking yun? Ayoko na makikipagkita ka pa dun, ha? Aba, Randall? Ano yan? Rule number one? Akin ang cellphone mo. Nang hindi siya kumilos, ay ang binata nang tumayo para kunin ang cellphone sa bedside table. Hoy, anong gagawin mo dyan? Buburahin ko ang number ng lahat ng lalaki sa phonebook mo. Anang binata habang panay pa ang pindot sa kanyang cellphone. Sino ang Art na to? Itong Rex? Carl? Jake? Inilahad ni Bianca ang kamay. Ibigay mo yan sa akin ngayon din. Kung hindi, hindi kita kikibuin ng isang buwan. Banta niya. Kaya mo? Nananan siyang tanong ni Randall James. Ako pa? Oh, ayan, takot ko na lang sa'yo. Nagdadabog na nilagay ng binata sa kamay niya ang cellphone. Nagsiselos ka kay Tristan? Nanunoksong tanong ni Bianca. Hindi, no? Eksahiradong tugon ng binata. Napangiti si Bianca. Matagal ko nang binasted yun. Biglang nagliwanag ang mukha ni Randall James. Ikaw? May babae ka ba ngayon? Ayusin mong sagot mo, tatamaan ka talaga sa akin. Balik ni Bianca. Baka mamaya may bigla na lang manabunod sa kanya. Pero kung magkaganoon man, hindi naman siya magpapatalo. Ikaw, ang sama ng tingin mo sa akin. Ikaw lang po ang babae sa buhay ko, hanggang sa mamatay ako. Talaga lang, ha? Ayaw mong maniwala. Muli siyang kinabig ni Randall James. James! Protesta ni Bianca nang ilapit ng binata ang mukha sa kanya at tila hahalikan na naman siya. Tama na, naniniwala na ako. Isa na lang. Ungot ng binata at dalidaling pinaglapat ang kanilang mga labi. There! Wika nito na makontento. Dapat pala hindi na lang kita dinala dito. Dapat doon na lang tayo nagpunta sa beach na solo natin. Ibinango na siya ni Randall James.
I love you, sweetheart. Okay. Anong okay? Ayoko ng okay lang. Dapat, I love you too, James. Putol ni Bianca sa paglilita niya ng binata. Maluwang ang ngiting tinunguna ni Randall James ang pinto ng cottage. James! Tawag ni Bianca. Agad namang lumingon ang binata. Ang gwapo mo. Nanunoksong wika niya at sinagot naman ito ng malugtong na halakhak. Langya, Randall James. Parang mawawala si Bianca. Aba, hindi mo nalilubayan ang tingin yung tao. Panunodyo sa kanya ni Matthew. Magtataka ka pa, Matthew? Kahit naman noon, ganyan na yan kay Bianca. Remember pag nasa bahay tayo ni Randall at nagkataong nandun si Bianca? Ani Kenneth. Yeah, laging nakasunod ang tingin nitong si Randall kay Bianca. Pag napapalingon si Bianca, biglang kukunot ang noo at aasim ang mukha nitong manok natin. Sabi naman ni Timothy. Bakit hindi ko alam yun? Nagtatakang tanong ni Kenneth. Paano mo malalaman? Sa picture ka lang na si Celestine nakatingin. Natatawang sagot ni Matthew. Tigilan niyo nga ako. Angil ni Randall James. Siya ang napiling gawing paksa ng grupo. Kung sa bagay, lahat naman sila ay may kanya-kanyang oras para maging paksa. Muli niyang sinulyapan si Bianca habang nakikipagkwentuhan ng dalaga kina Atasha, Celestine, Kathleen at Marianne. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi pa rin siya makapaniwalang may unawaan na sila ng dalaga. So, paano pare? Kailan ang kasal? Tanong ni Kenneth. Sooner than you expect. At ihanda niyo na rin ang mga bubuksan yung account para sa magiging panganay ko. Gumawa ka muna ng anak, Randall. Ang bagal mo kasing kumilos. Pagdating kay Bianca, nawawala ang pagka-powerful mo. Pambubuska ni Paolo. Look who's talking. Lahat naman kayo, suko rin kayo sa mga asawa ninyo ah. Ganti niya. Nagkatingin na ng apat. Welcome to the club, kung ganon. Sabay-sabay pang wika at saka nagtawanan. Napailing na lamang si Randall James. James! Tawag ni Bianca sa binata na abala sa paglangoy. Come here, sweetheart. Join me. Umahon ka muna, sabi niya. Itinaas niya ang hawak na pinggan. Let's eat. Dumaliman naman agad si Randall James. Hindi maiwasan ni Bianca na pagmasdan ng binata habang umaahon mula sa dagat. He looked magnificent. Hindi naman nabago sa kanya na makita ang binata na naka-swimming trunks. Ilang beses na niya itong nakita na ganoon ang suot. Noon pa kasi ay mahilig na ang binatang lumangoy. Naalala niya, nag-compete din ang binata sa isang international swimming competition bagaman hindi ito nanalo. Napatali si Bianca nang hapitin siya ni Randall James sa bewang nang makalapit ito sa kanya. Ano ba, James? Matatapon ang pagkain. Let me. Natatawang kinuha ng binata ang plato sa kamay niya at iginiya siya patungo sa ilalim ng isang beach umbrella. Hindi ba tayo sasalo sa kanila? No. Kumaway si Randall James sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Gumanti ng kaway ang mga ito. Subuan mo naman ako, sweetheart. Naglalambing na sabi ni Randall James sa kanya. Aba, bakit? Baldado ka ba? Wala ka bang mga kamay? Ayaw mo? Hindi na lang ako kakain. Ano ngayon? Sinong magugutom? Nakairap na sabi niya. Please? O siya, sige na. Naglagay si Bianca ng pagkain sa kutsara at saka iyon iniumang sa bibig ni Randall James. Here! Barbecue! Demanding ka pa? Reklamo niya pero sinubuan din naman ang binata ng barbecue. Dessert! Oo nga pala, hindi ako kumuha ng dessert. Wait, I'll get! Pero hindi na niya naituloy ang pagtayo nang sakupin ni Randall James sa mga labi niya. That is the sweetest dessert I've ever had. Ngiting-ngiti sabi nito. Pinisil na lamang ni Bianca ang ilong ng binata bilang ganti. Kinuha ni Randall James ang plato at kutsara sa kamay niya. Ikaw naman ang kumain, sweetheart. Para ano? Para humingi rin ako ng dessert sa'yo. Biro ni Bianca. Natawa ang binata. Bahagya tuloy siyang napahiya nang magsilingon sa kanila ang mga kaibigan ng binata. Busog pa ako, James. Mas gusto kong maligo. Nag-iinit ang mga pisngeng sabi niya. Let's go then. Wait, nag-a-apply ka ng sunblock? Umiling si Bianca. Hindi na kailangan. Maputla naman ako eh. Kailangan mo pa rin maglagay ng sunblock, sweetheart. Mahapdi sa balat ang init ng araw. Ako na maglalagay sa'yo.
come here. Hinubad ni Bianca ang suot na maluwang na t-shirt, pati na ang shorts niya. Nakasuot siya ng two-piece swimsuit sa ilalim ng t-shirt. Inalis din niya sa pagkakatali ang kanyang buhok. Napanganga si Randall James na makita ang eyes niya. James, pasukan ng langaw yung bibig mo. Halaka! Natatawang tudyo ni Bianca. Ano pang hinihintay mo? Lagyan mo na ako ng sunblock. Lalong lumuwang ang ngiti niya nang lumapat ang nanginginig nitong palad sa kanyang balat. Natapon tuloy ang sunblock. Sorry, sweetheart. Mag-t-shirt ka na lang kaya ulit. Nakasimangot na bumaling siya kay Randall James. Pangit ba akong tignan dito susuot ko? No, of course not. Don't get me wrong, sweetheart. In fact, you're very sexy. But I want that to be for my eyes only. Napangiti na ulit si Bianca. Pero weird naman kung magti-t-shirt ako, James. Nasa beach tayo at saka ganito rin naman ang suot ni na Natasha. Okay, sige. Basta huwag kang lalayo sa akin. Bumuntong hininga ang binata. Delikado ka palang dalhin sa public resort, sweetheart. At bakit naman? Dahil mapapaaway ako sa mga titingin sa'yo. Natawa si Bianca. Pinalalaki mo naman ang ulo ko. Sino bang hindi mai-inlove sa'yo? Eh, ang galing mong mambola. Yan, hindi ka na naman naniniwala sa akin. I'm telling the truth. Napapailing na tumayo si Bianca at tumakbo patungo sa dagat. Ilang sandali lang ay nasa likuran na niya si Randall James. Got you! Wika nito nang mahuli siya. James naman! Let's race, sweetheart. May premyo mananalo. Ano namang premyo? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Mukhang may pinaplano na naman ang binata. If I win, you will let me kiss you. And if I win? Ngumisi ito. I'll let you kiss me. Napahalakak na lang si Bianca. Sabi na nga ba't may binabalak na naman ang binata? Whoever wins, you'll still get what you want. Ikaw talaga, gumagana na naman ang pagkanegosyante mo. Simpatiko itong ngumiti. Just trying my luck, sweetheart. Lalo pa siyang kinabig ng binata. James! Nagulat na bulalas ni Bianca nang maramdaman ang pagpisil ng kamay nito sa kanyang bewang. Hindi siya makagalaw nang magsimulang naglumikot ang kamay ng binata. Napatingin tuloy siya sa mga kaibigan nito na naiwan sa dalampasigan. Nahihiya siya sa maaaring isipin ng mga iyon sa kanila ng binata. Shh! Relax, sweetheart. Hindi nila tayo papansinin. They are doing their own thing as well. Put your hands around me. Hindi alam ni Bianca kung bakit o kung paano ang napasunod siya ni Randall James sa gusto nito. Namalayan na lamang niya ang sarili na pinupulupot na ang braso sa katawan ng binata. James, anong ginagawa mo? Touching you. Muling pinaglakbay ni Randall James ang kamay sa kanyang katawan. Minumulestya mo yata ako eh. Walang lakas sa protesta niya. No, sweetheart. I'm adoring you. You're really beautiful. Sabi nito bago mariing pinaglapat ang kanilang mga labi. Humihingal na kumala si Bianca sa binata pagkaraan ng ilang sandali. Magaling kang manokso, James. I wonder how many women have fallen for your charm. I think you've already mastered this kind of thing. What? Did you just compliment me or insult me? Inismira ni Bianca ang binata. Na-offend ba kita sa ginawa ko? If you have, anong gagawin mo? I don't know. I mean, ni sa panaginip, hindi ko inisip na bastusin ka o gawan ka ng masama. Have I really offended you? I don't know. Ewan ko. How am I supposed to know? I've never allowed any man to be this close to me. Bumuntong hininga si Bianca. Okay, I'm sorry. Hindi siya umimik. Maingat na kinabig siya ni Randall James. Marry me, sweetheart. Gulong nito malapit sa kanyang tenga. Bianca froze. Hindi niya inaasahan at hindi rin niya napaghandaan. Paano siya magre-react doon gayong wala pa ng isang araw silang nagkakaunuan ni Randall James? Paano ba siya magre-react? Mahal niya ang binata. Sigurado siya doon. Ngunit marami pa siyang dapat ipasalang-alang bago magbitiw ng salita. Huwag nating pag-usapan yan ngayon, James. Iniiwas ni Bianca ang mga mata. Don't you think it's too soon? Bianca, I know it's too soon. Pero doon naman tayo pupunta eh.
You have no idea how much I've been waiting for this moment to happen. Hindi na itago ni Randall James ang pagkadismaya sa sagot niya. Masyado ka nagmamadali. Huwag mo naman akong ilagay sa alanganing sitwasyon. Tumalikot si Bianca. Alanganing sitwasyon? Yun ang tawag mo sa pagpapakasal? Tanong ni Randall James na bahagyang tumaas ang boses. Hindi mo naiintindihan. Then make me understand. Medyo napaigtad si Bianca sa pagsigaw ng binata. Mabuti na lang at basa ang kanyang mukha kaya hindi halata ang luhang bumukal sa kanyang mga mata. Are we fighting, James? Yes, we are. I can't believe this, Bianca Caroline. I'm offering you marriage, not death. I can't believe you rejected my proposal just like this. I haven't rejected it, James. Wag lang muna ngayon. It's still the same. Para mo na rin ako nilagay sa gilid ng bangin. Do you have any idea how I feel right now? Alam ni Bianca na nasasaktan ng binata, ngunit may mga dahilan siya. Ayaw niyang magpadalos-dalos. Marami pa sana siyang dapat isalang-alang. Aahon na ako, sabi niya sa halip na sagutin ng binata. Hinawakan siya ni Randall James sa braso. Medyo mahigpit ang pagkakahawak nito at bahagya siyang nasasaktan. Ngunit pinigilan ni Bianca ang sariling magpakita ng luha sa harap ng binata. At dito na po natatapos ang 7th kabanata ng kwentong The Arrogant Boss and Stubborn Secretary. Sana ay muli niyo po akong samahan sa mga susunod ko pang uploads. Maraming salamat po! Bitawan mo ako, James! You're hurting me! Ngunit lalong humigpit ang pagkakahawak ng binata sa braso niya. And you are killing me! Tatapusin natin ang pag-uusap na ito. Bigyan mo ko ngayon din ang magandang rason kung bakit ayaw mo magpakasal. Bitiwan mo sabi ako! Pinakawalan naman siya ng binata. Pero hindi na paghandaan ni Bianca ang sunod nitong ginawa. Marahas siyang hinabig at marahas ding hinagkan. Nasasaktan siya ngunit natatili lamang siya sa pagkakatayo na animoy tuod. Hinayaan lamang niya si Randall James sa pagpaparusa sa kanya. Tapos ka na? Mapait na tanong ni Bianca nang sa wakas ay pakawalan siya ni Randall James. Hilam sa luha ang kanyang mga mata. Gumuhit ang pagsisisi sa mukha ng binata. Sweetheart? Tinalikuran na lamang niya ang binata. Saka nagmamadaling bumalik sa kanilang cottage. Hindi na niya pinagkakaabalahang ilak ang pinto dahil kung gugustuhin ni Randall James, makakapasok at makakapasok ito roon. Ilang oras din ang lumipas bago bumukas ang pinto. Tumagilid si Bianca ng higa at nagtalukbo ng kumot. Dinalhan kita ng dinner. Kumain ka muna. Hindi ka nag-lunch kanina. Sinabi ko kina Celestine na masama ang pakiramdam mo. Malumanay na wika ni Randall James. Hindi sumagot si Bianca. Maya-maya ay naramdaman niya ang pag-upo ng binata sa gilid ng kama. Bianca, hindi ako gutom. Kung pwede, pabayaan mo muna ako. Ani ang hindi inaalis ang pagkakatalokbo ng kumot. I'm sorry. Kalimutan mo na yun. Please, iwan mo muna ako o kaya matulog ka na. Basta wag mo lang muna akong gagambalain. Good night. Kumain ka muna kahit konti. Good night. Parang walang narinig na sabi ni Bianca. Tahimik siyang umiyak sa ilalim ng kumot. Bakit kasi perpektong tao pa ang napili niyang mahalin? No! Hindi pala niya pinili si Randall James, kundi pinili ng kanyang puso. Ang puso niyang nagpasya kung sino ang mamahalin niya at walang nagawa ang isip niya doon. Kilalang tao ang binata, maimpluwensya, samantalang siya ay walang maipagmamalaki. Natatakot siya sa maaaring sabihin ng ibang tao sa kanya. Siguradong pupulaan siya, pagtataasan ng kilay, lilibakin dahil isa lang siyang ordinaryong tao, ulila at walang maipagmamalaki. Napaka-unfair ng mundo. Bakit kailangan malagay siya sa ganoong sitwasyon? Bakit kailangan masunog ang bahay nila at maulila siya? Bakit siya lang ang nakaligtas? Would you mind if I ask you a personal question, Bianca? Tanong sa kanya ni Atasha. Hindi pa rin kasi sila nag-iimikan ang araw na iyon ni Randall James. Marahil ay napansin ni Atasha ang tensyon sa pagitan nila ng binata, kaya marahil siya niyaya ng babae na maglakad-lakad sa baybayin at mamulot ng shells. Sure! May hinala na si Bianca na tungkol sa kanila ni Randall James ang itatanong ni Atasha. May problema ba kayo ni Randall? You've been avoiding him the whole day. Walang nagsasalita, pero nakahalata ng lahat na hindi kayo nagkikibuan. Nag-away ba kayo?
Tama nga ang hula ni Bianca. Yun nga ang uusi sa akin ni Atasha. Tumigil siya sa paglalakad at umupo sa buhanginan. Ganoon din ang ginawa ng babae. He asked me to marry him. Sagot ni Bianca. Pagkagising niya kaninang umaga, punong-puno ng iba't ibang klaseng bulaklak ang cottage. Hindi na siya nagtaka kung paano nagkaroon nun sa islang kinaroroonan nila. Kayang-kayang gawin iyon ni Randall James, kahit magpadala pa ito roon ng isang buong flower shop. Talaga? Excited na bulalas ni Atasha. But you rejected it, kaya kayo nag-away? Hindi umimik si Bianca. Hindi niya alam kung pwede siyang maglabas ng saloobin kay Atasha. Pakikinggan kaya siya ng babae? Magiging objective kaya ito? After all, Atasha's husband was James' friend. I'm listening. Bianca sabi ni Atasha. Ilang saglit siyang natahimik. Pagkatapos ay nagpa siyang sabihin sa babae ang lahat ng pinangangambahan. Ibinuhos niya ang lahat ng nagpapabigat sa kanyang dibdib. Wala siyang malapit na kaibigang babae. Wala tuloy siyang mapagsabihan ng sama ng loob sa mga ganoong pagkakataon. Pero mahal mo siya, hindi ba? Tanong ni Atasha pagkatapos niyang magkwento. Nauunawaan kita, Bianca. Mahirap talagang magdesisyon. But if you want a piece of advice, I think it's best if you do what you do want to do first. Buuin mo muna ang sarili mo. Pagkatapos nun, saka mabalikan si Randall. I know he will understand. He may be tough and stubborn, but he would surely do anything for you. Napayakap siya sa babae. Atasha, thank you. He loves you, my dear. Hindi ka basta susukuan nun. Matigas ang mga lalaking yan, pero malalambot naman ang puso. Anang babae habang tinatapik-tapik siya sa balikat. If ever you need something, don't hesitate to call me or the other girls. Kung solid ang samahan ng mga lalaking yan, aba, patatalo ba tayo mga reyna ng buhay nila? We're just phone call away, okay? Thank you. Galit ka pa? Lakas loob na tanong ni Bianca kay Randall James na abala sa pagpasok ng mga gamit niya sa kanyang apartment. Buong biyahe silang hindi nag-iimikan. Nakatutok sa daan ang atensyon ng binata habang siya ay pumikit kahit hindi inaantok. No, but I'm confused. Ikaw, galit ka pa sa akin? Tanong din ni Randall James sa kanya. No. Humugot ng malalim na hininga si Randall James at lumakad palapit sa kanya. Tumaas ang kamay nito at tinaplos ang kanyang pisngi. I'm sorry, I hurt you. Puno ng pagsisising sabi ng binata. Tumulo ang mga luha ni Bianca. I'm sorry too, James. Hindi ko intensyong tanggihan ka. Kaya lang... Hindi niya natapos ang sasabihin dahil napasigok siya. Agad siyang kinabig ng binata. Shh! It's okay, Bianca. I really don't understand what you're doing this. But I'm trying to. We'll do it your way, sweetheart. Hindi kita pipilitin ngayon. Pero sinasabi ko sa iyong hindi rin ako papayag na hindi tayo magpapakasal. For now, susundin ko muna ang gusto mo. Hinagka ng binata ang tuktok ng kanyang ulo. Nasaktan kita kahapon. Wika nito sa nahihirapang tinig. Halatang pinagsisisihan ang ginawa. I love you, James. Believe me, I do. Ilang sandali pang nanatili siyang magkayakap bago siya pinakawala ni Randall James. Uuwi muna ako, sweetheart. Magpahinga ka na mabuti, okay? Dito ka na matulog. Paglalambing ni Bianca. Sige, medyo pagod na rin ako mag-drive. Mabuti pa nga dito na ako matulog. In my room, sweetheart. Bulong niya. Natigilan ang binata. Bianca? Anong masasabi mo? Tanong niya habang pinaglalakbay ang mga daliri sa likod ng binata. Bianca Caroline, do you have any idea what you're talking about? Are you seducing me? If that's what you call it, then yes, I'm seducing you. Nag-angat si Bianca ng mukha at sinalubong ang mga mata ni Randall James. Sexy, seductive smile formed on her lips. Bianca, I love you, James. Aniya at saka walang panginig na inangkin ang mga labi ng binata na agad naman itong tinugon. Tila parehong uhaw na uhaw na simsim nila ang mga labi ng isa't isa. Lumalim ang halik kasabay ng hindi mapaliwanag na pagsabog ng kaibang sitwasyon sa katawan ni Bianca. Hindi niya alam kung paano sila nakarating sa kanyang silid. Basta naramdaman na lang niya ang paglapat ng likod sa malambot na kama. The next thing she knew, they were both naked and eager to please each other. Sweetheart, are you sure? Humihingal na tanong ni Randall James habang inaayos ang pwesto niya sa kama.
Ngumiti si Bianca. Yes, sweetheart. Randall James started to plant kisses on her forehead, down to her nose and her cheeks. Bumaba naman ang labi ng binata sa kanyang leeg. Napasabunod siya sa buhok nito sa nararamdamang sensasyon. Napalayat siya ng kubkubin ng isang kamay ng binata ang kanyang dibdib, lightly squeezing its beak, habang ang kabila naman ay pinagpapala ni Randall James para siyang mawawala sa katunuan. Hatid ng binata na sumisimsim sa kanyang dibdib. Humigpit ang hawak niya sa buhok ng binata nang bahagyan nitong kagat-kagatin ang tuktok noon. Oh, James! Bianca! Ipinikit niya ang mga mata at kinagat ang iba pang labi. God knows she wanted more. The sensation was overwhelming. It brought her to on the perfect place she didn't know existed. You're a seductress, Bianca. Hinuli ni Randall James ang kanyang kamay at hinagdan iyon. Muling naglakbay ang mga labi ng binata sa kanyang katawan. You're mine, sweetheart. Say you're mine. Utos ito at itinigil ang ginagawa na agad tinuturan ng kanyang katawan. I'm yours, James. Only yours. Tugon ni Bianca. She didn't want him to stop what he was doing. I love you, Bianca. Bianca, sweetheart, look at me. Agad siyang nagmulat ng mga mata. It'll be better, sweetheart. Trust me. Nabasa ni Bianca ang katapatan sa mga salita ni Randall James. Tumango siya at ngumiti sa binata, urging him to go on. Pinaliguan ng binata ng halik ang kanyang mukha. Tama ang sinabi nito. I love you too, James. Sagot niya. Saka hinagkan sa ulong binata. Thank you, sweetheart. Thank you for loving someone like me. Don't thank me for loving you, Bianca. I will love you for eternity. Ani Randall James. Hinila nito ang comforter at itinabing iyon sa kanila. Matulog ka na, sweetheart. Alam kong napagod ka. Tomorrow, we will talk. Don't worry. Everything is going to be alright. Yumakap si Bianca na mahigpit kay Randall James. Tomorrow, everything will change, James. Ipinikit niya ang mga mata at pinilit matulog. Honey, stop crying. Lalo mong pinabibigat ang loob ni Bianca. Tumigil ka, Randolph. Singhal ni Tita Jasmine sa asawa. Binalingan nito si Bianca. Tumawag ka lagi, iha, ha? If you need anything, sabihin mo lang sa amin, okay? Paano kapag sinumpong ka na naman ng dysmenorrhea doon? Nagagalak si Bianca sa sobra-sobrang pagmamahal na ibinibigay namang magulang ni Randall James sa kanya. Habang buhay siyang tatanaw ng utang na loob sa mag-asawa, pinunasan niya ang mga luha sa mga mata ni Tita Jasmine. Kahit siya man ay luhaan din. Kaya ko na po ang sarili ko, tita. Aniya at niyakap ang ginang. Si James po? Hindi niya naipigil ang itanong. Malapit nang tawagin ang flight niya, pero hindi pa niya nakikita ni Anino ng binata. Kanina pa siya palingalinga, hoping he would come to say goodbye. Pagkatapos ng umagang yun, nag-usap sila ng binata na nauwi ulit sa away. Pinipilit na naman siyang magpakasal na sila. Kailangan daw nitong panagutan ang nangyari sa kanila. Ngunit tumanggi siya. May gusto pa muna siyang gawin. Mag-aaral siya sa abroad. Crash course lang naman ang kukunin niya para magkaroon siya ng tamang kaalaman sa mga teknikalidad sa pagpipinta. Pagkatapos ng crash course, uuwi din naman siya ng Pilipinas. At dito na po nagtatapos ang ikawalong kabanata ng kwentong The Arrogant Boss and Stubborn Secretary. Sana ay muli niyo po akong samahan sa mga susunod ko pang uploads. Maraming salamat po! Plano na niyang ilantad at ipakita sa publiko ang kanyang mga obra. She would hold an exhibit. She knew it would be a big gamble for a newcomer like her, but she was willing to take the risk. Naniniwala siya sa kanyang kakayahan at sana ay marami ring maniwala sa kanya. Ipinagdiinan din ni Bianca kay Randall James na gusto niyang gawin ang lahat ng iyon sa sarili niyang paraan, nang walang impluensya ng isang Fuentebella o kahit ng mga kaibigan ng binata. Alam niyang mahirap iyon, pero magagawa niya iyon. Sisikapin niyang magawa iyon. Kung magtatagumpay man siya, gusto niyang dahil iyon sa sariling kakayahan. Nalulungkot lang siyang isipin na hindi niya nakuha ang suporta ng taong pinakamamahal. He was mad and furious at her. Don't worry, iha. James can always visit you anytime. Ani Tita Jasmine. Tumingin muna ang ginang sa asawa bago nagpatuloy. Iha? Kayo na ba ni James? Tita? Tito?
Aamin ba siya? Anong pwedeng isipin ng mag-asawa? Nagyuko siya ng ulo. I'm sorry, tita. Hindi ko po napigilan ang sarili ko. I've fallen for him. Ganoon na lang ang pagkagulat ni Bianca nang bigla siyang kabigin ng ginang. Oh, thank God! Narinig mo yon, Han? Bianca will officially become our daughter. Tuwang-tuwang sabi ni Tita Jasmine. Kailan niyo balak magpakasal? I can help. Honey, huwag mong i-pressure si Bianca. I'm sure nag-usap na sila ni James. May gusto pang gawin si Bianca sa buhay niya. Hayaan muna natin siya. Thanks, Tito. Nakangiting sabi niya. Noon naman, tinawag ang flight niya. Muling nagpalingaling nga si Bianca. Ngunit wala talaga si Randall James. Hindi siya nauunawaan ng binata. Nakakalungkot na pabaon iyon sa kanya. Bumuntong hininga si Bianca. Tito, tita, I have to go. Aniya at saka yumakap sa mag-asawa. Bianca naman kasi, bakit pinili mo pong kumuha ng regular flight? We could have engaged a private flight for you. Pwede mo namang gamitin ang isa sa mga jet. Han? Saway ulit ni Tito Randolph. Malungkot na napangiti si Bianca. Paano ba niya mababayaran ang kabutihan ng mag-asawa? Namumuti na ang mga kilay ni James sa pagkakakuyom. Nakatutok ang kanyang mga mata sa monitor na kuha sa passenger's lounge na kinaroroonan ni Bianca. Kitang-kita niya kung paano nagpaalam ang kanyang mga magulang sa dalaga. His parents really loved her, lalo na ang kanyang mama. Bianca was the daughter his mother never had. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang hindi mabilang na beses na papalingalingan ni Bianca. Alam niyang siya ang hinahanap nito. Ngunit wala siyang balak na ihalit ang dalaga dahil hindi pa rin siya sang-ayon sa pag-alis nito. Pero hindi rin niya kayang tiisin na hindi makita ang dalaga. Kaya nagkasya na lamang siya sa panonood dito sa kuha ng CCTV camera. Hindi pa rin niya matanggap ang desisyon ni Bianca na lumayo at mag-aral sa ibang bansa. Kinumbinsi niya ang dalaga na kayang-kaya niyang i-sponsor ang exhibit nito. Ngunit hindi ito pumayag. Nagbanta pa ang dalaga na magagalit sa kanya at habang buhay kung susubukan niyang gumamit ng impluwensya at koneksyon para sa project nito. She wanted to do it on her own. Ayaw niyang payagan si Bianca dahil nangangamba siyang baka magbago ang damdamin ng dalaga sa kanya sakaling lumayo ito. He loved her so much and he couldn't bear the thought that she might stop loving him. Napapikit si Randall James nang umalingaungaw ang last call para sa mga pasahero ng flight na sasakyan ni Bianca. Aalis na ang dalaga. Paiiralin pa rin ba niya ang pride? Hahayaan ba niyang makaalis ang dalaga nang hindi sila nagkakaunawaan? Hindi ba dapat siya ang unang-unang sumuporta sa kagustuhan ng taong mahal niya? Marquez! Tawag ni Randall James sa isa sa mga empleyado ng Fentebalia Airlines na nakasign doon. Boss! Tawagan mo ang control tower. Tell them not to hold the flying clearance of this plane. Itinuro niya sa isa pang monitor ang aeroplano na katakdang umalis maya-maya. Until I say so. Understand? Tumayo siya mula sa swivel chair at tinampot ang isang malaking envelope. Loud and clear, boss. Habang papalapit si Randall James sa kinaroroon ng aeroplano, nakabukas na ulit ang pinto noon. Bianca, sweetheart! Bianca Caroline! Malakas na tawag niya habang papalapit siya sa dalaga. Wala namang nagtangkang pumigil sa kanya. Hindi pa siya tuloy nakakalapit ay nakalabas na si Bianca. Nakahinga siya ng maluwag nang salubungin siya ng dalaga at yakapin. Alam kong hindi mo ako matitiis, James. I knew you'd come. Umiiyak na wika ni Bianca. I'm sorry for being so narrow-minded, sweetheart. Paghingi niya ng tawad. James, sabihin mo uling huwag ko nang ituloy ito. Bianca? Nagulat siya sa sinabi ng dalaga. Ibinibigay na nito sa kanya ang desisyon. Siya na ang dapat magpasya. Pwedeng hindi na niya ito paalisin. And he would marry her right away. Please tell me, James. I won't do it anymore. Ayoko nang umalis. Ayoko nang malayo sa'yo. Parang hindi ko kakayanin. Please tell me not to leave. Tutuloy ka rin naman, di ba? Napangiti si Randall James. Hindi niya dapat pagdudahan ang pagmamahal ni Bianca. I will wait for you, sweetheart. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Aniya habang pinupunasan ang luhang mukha ng dalaga. Ayoko na, James. Hindi na ako aalis. Ani Bianca habang panay ang pag-iling. No, sweetheart. Do what you need to do and then come back to me.
James, nandito lang ako, Bianca. Maghihintay ako. Just promise me that you will take care of yourself. Kakain ka sa tamang oras at magsastock ka ng painkiller, ha? Pinipilit ni Randall James na magpakatatag, pero nabasag pa rin ang kanyang boses. Promise me. Tumango si Bianca. Babalik ako, James. Huwag kang magmamahal ng iba, kundi kakalbuhin kita. Natawa siya. Hindi ko magagawang magmahal ng iba, Bianca, dahil ikaw lang ang kilala ng puso ko. Ibinigay niya sa dalaga ang hawak na envelope. Take this with you. It's my treasure. I want it back kapag nakabalik ka na rito. Just look at it whenever you miss me. James? Buong pagmamahal na tinitigan niya ang dalaga. Kiss me goodbye, sweetheart. Hiling niya na may galak ang kanyang puso nang wala ang pagniming hinalikan siya ni Bianca. Batid niyang hahanap-hanapin niya ang mga halik ng dalaga. Doon na muna ako sa apartment mo titira, ha? Kapag nabalitaan ko nagkasakit ka doon, ako mismo ang susundo sa'yo at iuwi ka natin dito. Naiintindihan mo? Oh, James, I love you. I will remember that always. I love you more, Bianca. Scrapbook? Natatawang sabi ni Bianca nang buksan niya ang envelope na binigay ni Randall James. Nakaupo na ulit siya sa loob ng eroplano at hinihintay na lang ang pagte-take off noon. Natutop niya ang bibig nang tuluyang tumambad sa kanya ang scrapbook. Hindi na naiwasan ang pag-alpas ng mga luha. May mas titindi pa bang katibayan kung gaano siya kamahal ng binata mula pa noon? The scrapbook said it all. Nakapaloob doon ang mga larawan niya noon, pamang teenager pa siya. Maganda ang pagkakagawa ng scrapbook. Halatang pinagbuhusan ng atensyon at panahon. May handwritten caption na nakasulat sa bawat litrato. Bahagyang napangiti si Bianca na makita ang kanilang itsura noon. Ang itim pa niya noon. She's not even aware of how beautiful she is. Yun ang caption na nakasulat sa ilalim ng kanyang litrato habang kaming nakaupo sa living room ng mansyon ng mga Fuentebella. Why can't you look at me the same way? Yun naman ang nakasulat sa litrato niya kung saan nakangiti siyang nakatingin sa mag-asawang Fuentebella. At least, she's looking at me. Nakasimangot at nakakunot noo siya sa larawang iyon. Please do not accept their offer, sweetheart. The world will see you and I'm afraid I'd lose you forever. Sabi naman sa litrato niya habang may kausap siyang representatives ng isang beauty pageant. Naroon din ang graduation photo niya. Looking forward to seeing you at the office every day. I can't wait to share the same room with you. I wonder how we will clash. Hindi inaasahan ni Bianca na may litrato rin doon habang subsob niya sa trabaho. Looks like I don't exist to her. Sad face. I wish I could share a meal with her and hold her hand soon. Anang caption na nakalagay sa kanang litrato habang kumakain siya. Marami pang litrato ang naroon at kung hindi nagkakamali si Bianca, kuha sa cellphone camera ang karamihan sa mga iyon. Wala siyang ideya na kinukuhanan pala siya ni Randall James ng mga litrato. Lalo niyang naramdaman ang pagmamahal ng binata sa kanya at lalo rin niya itong minahal. Kanina lamang ay ayaw na niyang umalis kaya ibinigay na niya sa binata ang desisyon. Inaasahan niyang hindi na siya nito patutuloyin ngunit kabaliktaran noon ang nangyari. Hinayaan siya ng binata na abutin muna ang kanyang pangarap. Hindi niya i-disappoint si Randall James. Patutunayan niyang karapat dapat siya sa pagmamahal. Nakapikit na hinigpitan ni Randall James ang pagkakayakap sa una ni Bianca. Nananaginip na naman siya. Hinahalikan daw siya ni Bianca. Umuul siya at tuluyan ang nagising. Para kasing ang lapit ng boses ng dalaga. Iminulat niya ang mga mata. Happy birthday, sweetheart! Ang mukha ni Bianca ang nabungaran niya. May hawak na cake na may mga nakasinding kandila. Bianca? Nakamulagat na napabangon si Randall James. Bianca? Nakamulagat na napabangon si Randall James. Para ka naman nakakita ng multo. Nakanguso ang sabi ni Bianca. Umupo ang dalaga sa gilid ng kama at iniumang sa kanya ang cake. It's 12 midnight, sweetheart. Happy birthday! You're here! You're really here! I'm not dreaming, am I? Kinusot pa niya ang mga mata para makasigurong hindi diwata o operasyon lang ang nasa harap niya. Natatawang iniumang muli ni Bianca ang cake sa kanya. Make a wish, James! Mabilis siyang umusan ng hiling at hinipan ng mga kandila. Kinuha niya ang cake mula kay Bianca at basa lang niya ang ipinatong sa bedside table.
sa isang iglap ay nasa mga bisig na niya ang dalaga at magkahinang na ang kanilang mga lapi. Naihiga na rin niya ang dalaga sa kama. Bakit hindi mo sinabi ngayon ka uuwi? Mag-uusap lang tayo sa phone kanina. Tanong niya nang pakawalan ng mga labi ng dalaga. God, he had missed her so much. Hindi niya alam kung paano niya natagalan ang mahigpit na 2 taon na wala ang dalaga. Nasundo sana kita. Muntik pa ako magtampo sa iyo dahil parang hindi mo man lang naalala ang birthday ko. Akala ko nakalimutan mo na. Gusto kong sorpresahin ka. Natatawang tugon ni Bianca. Anong gusto mong regalo? Huwag lang mahal ha. Wala pa akong pera ngayon. Puno ng pagkaaliw ang mga mata ng dalaga habang nakatingin sa kanya. Paano ba yan? Mahal ang gusto ko eh. Priceless. Ikaw ang gusto kong regalo, Bianca. Hinaplos niya ang mukha nito. Masyado niya itong na-miss kahit madalas silang magkausap sa telepono. Kapag nagpaalam ulit ang dalaga na aalis, hinding-hindi na siya papayag. Ayaw niyang mawala ulit ito sa paningin niya. Unti-unti na rin niya kilala ang pangalan ni Bianca sa larangan ng pagpipinta. Marami agad na nakapansin sa mga gawa ng dalaga nang masama ang ilang obra nito sa isang exhibit sa New York habang nag-aaral pa. Maraming art galleries ang interesado sa mga gawa ng dalaga. Nabalataan din niya kay Paolo na gusto din umano ng presidente na ikomisyon ang dalaga para sa ilang project sa Malacanang. Isang malaking proyekto iyon na tiyak na lalong magpapaningning sa pangalan ni Bianca. I'm yours already, James. You know that. She whispered softly as her lips and fingers traced his lips. Can I do what I want to do now? Nangingiting tanong niya. Ang kanyang mga kamay ay abala na sa paglalakbay sa katawan ng dalaga. Wala pa man itong sagot. Can I claim my gift now, sweetheart? She arched her body. Do whatever pleases you, sweetheart. Kahit ano? Bulong niya. Kahit ano, James. Napasingap si Bianca nang marating ng kanyang kamay ang dibdib nito. Gagawin niya talaga ang lahat ng gusto niya. She would pay for the times he had missed her so much. Gusto mo ng perpektong regalo? Maya-maya ay tanong ng dalaga. Habol ang hininga. Who wouldn't? Sagot niya. Then, I want to be in charge. Hindi niya alam kung paano nagawa ni Bianca, pero sa isang iglap, siya na ang nasa ilalim ito. Just guide me, James. Bulong ng dalaga at sinimulan na ang pagbibigay sa kanya ng perpektong regalo. It would definitely be the best birthday gift he would ever have. I love you, Mrs. Randall James Fuentabella. Ani Randall James kay Bianca. Habang ang hiningang binagsak ng lalaki ang sarili na binya. Napangiti si Bianca. She was Randall James' wife now. Kaninang umaga, hindi pa man nagbubukas ang mga opisina ay nasa harap na sila ng tanggapan ng mayor. Halos nakikinikinita na niya ang magiging reaksyon ng mga magulang ng lalaki kapag nalamang nasa bansa na siya at kasal na sila ng anak ng mga ito. Right after the ceremony, they eagerly headed back to her apartment and tirelessly made love. Walang kapaguran ang kanyang asawa sa pagpapala sa kanyang katawan. Well, ganun din naman siya. Hindi siya magkakataka kung pagkaraan ng 9 na buwan ay magsisilang siya ng sanggol. I love you too, James. Bulong ni Bianca. San mo gustong mag-honeymoon tayo? How about we travel around the world? Kinabig siya ng asawa at pinaunan sa braso nito habang isang braso naman ay nakapulupot sa kanyang hubad na katawan. No more traveling for me, James. Inaantok na tugon ni Bianca. Besides, ano pa bang tawag sa pinagagawa natin, ha? Natawa ang kanyang asawa. You're right, dear wife. How about we move to our new house tomorrow? Bagong bahay? Yup. Nung umalis ka, pinasimulan ko na in construction ng magiging bahay natin. Pwede na tayong lumipat dun bukas. Pupunuin natin ang bahay niya ng mga prinsesa at prinsipe. Paano ka nakakasigurong magugustuhan ko ang bahay na sinasabi mo? I'm sure magugustuhan mo yun. Kung hindi, lagot sa akin si Kenneth. Oh, ang kaibigan pala ng asawa ang disenyo ng bahay. Walang dudang magugustuhan nga niya iyon. Sige na, wife. Matulog ka na muna. Because I'm telling you, hindi kita patutulugin bukas kung hindi ka lang galing ng biyahe. Nung ka napatulugin kita? Napangiti na lamang si Bianca. Magsisimula na uli ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. At sa pagkakataong iyon,
kasama niya si Randall James Fuentebella, ang kanyang asawa. I love you. Aniya nang hindi na nangantok ang kanyang diwa. I love you more, my wife. Sagot ni Randall James, saka kinintila ng halik ang kanyang noo. May ngiti sa mga labing nakatulog na si Bianca. Kailangan niya ng lakas dahil baka hindi nga siya patulugin ang kanyang asawa bukas. Pagkagising nila, agad nilang pinuntahan ang sinasabing bahay ng kanyang asawa. Napakaganda at elegante ng bahay at kasangkapan. James, ang ganda! Parang sa isang fairy tale niya lang nakikita ang ganon. Pinaghandaan ko talaga ito, sweetheart. Wala na siyang mahihiling pa. Ang akala niya noon na imposible, naging posible pala. Napakabait ng tadhana sa kanya. Binigyan siya ng mabait na pamilya, katulad ng mag-asawang Fuentebella. Maaga man siyang naulila sa mga magulang, pero na naman mag-asawang Fuentebella ang kalinga at pagmamahal na kailangan niya. Isa na doon ang kanyang asawa. James, I love you. I love you too, sweetheart. Magkasama tayong bubuo dito ng masayang pamilya, sweetheart. Pumunta muna tayo kina Mama at Papa. Ipapaalam natin ang ating madaling pagpapakasal para maging ganap ka ng Mrs. Fuentebella. At doon natin planuhin ang ating kasal sa simbahan na marami makakatalo tulad ng aking mga kaibigan. Gusto ko lang naman kasama ka, Bianca, sa araw-araw na hindi na tayo maghihiwalay. I will support you always, whatever you want to do, as long as we always together. Sweetheart, I will love you for the rest of my life, Bianca. Naluluha si Bianca sa mga nangyayari. Nakala niya hindi pwede mangyari, lalo na't wala namang sinyaman na ipagmamalaki. James, thank you for everything, for letting me to achieve my dreams, to discover what I really wanted to be. I love you, James. Hinalikan niya ang asawa at gumanti naman ang halik at kinapit siya at niyakap na mahigpit. Kayo talagang mag-ama. Pag kayo naglalaro, lahat ng kalat ginawa niyo na. You're here, sweetheart. Kagagaling niya lang sa exhibit, isa na siyang sikat na pintor. May dalawa silang anak, isang babae at lalaki. Randall James ang pinangalan nila sa kanilang anak na lalaki at Jasmine Caroline naman ang kanilang anak na babae. Niyakap siya ng asawa at hinalikan sa labi. Sumunod naman ang yakap ang kanilang mga anak. Mommy, I miss you! At ito na po ang huling kabanata ng kwentong The Arrogant Boss and Stubborn Secretary. Sana po ay muli niyo akong suportahan sa mga darating ko pang mga kwento. Nawa ay naging masaya kayo sa pakikinig. Sana ay napulot kayong aral na pwede niyong tularan at gawing inspirasyon. Mag-iingat po tayong lahat at maraming salamat po.